sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Ito na, el ora na ho natin mga kapuso, alas 5:32 ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tumurungan. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Ito na, radyo na! Bibi pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Ay, ito na ho ang araw ng Sabado na inyong hinihintay. Dahil nandito na ho ang tayo po ay nakikinig at nanonood ngayon sa... Double Weng sa Double B! Mga kapuso, ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing anim na ho sa buwan ng Marso, taong 2024. Kumusta ka, partner? El Ayos Bonita. Naman! Ayan. Kasama ko siyempre ang pogi ng bayan, si Weng de la Peña. At El Bonita Rowena Weng Salvacion. Ay, matchy-matchy tayo ng kulay, hindi tayo nag usap. Wala ang usap to. Ganyan lang ho tayo. Meron doon kami pupuntahang kutilyon. Ande, kumusta ho kayo ha, mga kapuso natin ha? Palakpakan naman dyan, palakpakan naman yun! Na may hiyawan. Yeah, may hiyawan. Oh, happy, diba? Happy lang. Saturday, dahil weekend na naman. Dapat ganun ang attitude pag every umaga. Day, kasi nagising ka ng panibagong umaga. Kaya nga, every gising ay blessing ho yan. Of course. Yeah. Sa lahat ng mga gising na, sa lahat ng mga, eto na, paalis na ho ng bahay, huwag kalimutan no, mag-dasal ha, mag-sign of the cross ba? Totoo yan. Yung magising ka, ay appreciate mo kasi hindi lahat ng tao nagigising. Yan. Di ba? Tama yan. Magpapasok ka sa trabaho, magpasalamat ka kasi hindi lahat may trabaho. Yun. Yan mga attitude may, na yan. May ha? Bubong ka, may bahay ka, magpasalamat ka kasi hindi lahat may bahay. Yan. Pasalamat ka sa nasa itaas. At humingi rin ang tawad sa inyong mga nagawang kasalanan. Ang pinakamaganda daw na attitude yan natin everyday ay attitude of being grateful. Yan. Yung mapagpasalamat ka sa meron ka. Di bale, huwag mo kayong mag-alala. Mapag-maawain ang ating Panginoon. Naman. Yan. Okay. Ngayon po ay araw ng Sabado muli hanggang alas 6:30 ho tayo sa Double Weng sa Double B. Ito na, umpisa na ho natin. Tikirig. Narito na ang ating mga headlines ngayong umaga. Alas 5:35 na ng umaga, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Yung mga produktong petrolyo ho, posibleng may bawas o dagdag presyo sa susunod na linggo. Itinayong view deck sa Burol at iba pang pasyalan sa Chocolate Hill. Sinisilip na rin ng Department of Environment and Natural Resources. 24 sa 139 na sinuspindeng opisyal at tauhan ng National Food Authority, balik trabaho matapos bawiin na ang suspensyon. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa huling quarter ng 2023 sa lahat po ng lugar maliban sa Mindanao, batay sa survey ng Social Weather Station. Kampo ni Pastor Apollo Quiboloy, iginit na wala ng saysay
ang pagsipot ng pastor sa mga pagdinig ng Senado dahil tila hinatulan na siyang guilty. Vlogger na si Yexel Sebastian ay nireklamo sa Department of Justice ng ilan sa mga natangayan umano ng pera na aabot sa 50 billion pesos. Sebastian, iginiit na siya ay biktima din. Sa yan ang ating mga headlines ngayong umaga. Diretso na ho tayo sa detalye ng mga balita natin ngayong umaga ng Sabado. Ito na! Alas 5.36 ng umaga, presyo po ng ilang produktong petrolyo. Partner, naku po, hindi patiyak ha. Kung yan ba'y mababawasan sa susunod na linggo. Kasi ganito, batay sa pagtaya ng Department of Energy o DOE, 20 centimos o 20 centavos hanggang 40 centimos o 40 centavos ang inaasahan na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Posible naman na mabawasan o kaya naman, eh madagdagan ng 10 centimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Habang posible rin bumaba sa 10 centimos o kaya naman, eh walang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Double W sa Double B. Meron pong maling spelling. Ano yan? Doon sa LRT line. Mari-spelling? Maling spelling, wrong spelling. What is the spelling? Eto na, pamunaan po ng LRT line 1, tinakpan na ang bahagi ng signage sa Taft Avenue Station na nakitaan ng maling spelling. Unang pinuna ng ilang netizen ang maling spelling ng National Bureau of Investigation kasi ang nakalagay weng investigation. Instead of TITA ang nakalagay. Doon po sa naturang signage. Yan. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, itinama na po nila ang maling spelling. Sa kabila naman ng anilay literally challenged, tiniyak ng LRMC na tumatakbo ng maayos ang kanilang mga trend. Double W sa Double B. Spelling lang yan ha. Spelling lang. Pero yung lugar nandun pa rin. At saka yung ruta. Ang mahalaga yung station, wag mawala. At dyan pa rin o yan. Spelling, oo. Kaya kailangan mo, may mga catch-up Friday ba? Talaga? Pagbabasa at saka isama naman na yung spelling. Ha? Ginastos naman yung paggawa ng signage na wala, yun. Wala man lamang nakapansin. Diba? Parang sa Chocolate Hills lang yan eh. Walang nakapansin. Naman talaga. Ngayon, damay-damay na. Nako po, yung Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa Bohol, posibleng maharap po sa parusa. Ayon kay DNR, sila lang. Paano yung mga tauhan ng DNR, Aber? Aber, ayon kay... Hindi yung mga pang-B. Yan. Kasi nagturuan na eh. Ayon kay, ito ang sabi ni DNR Undersecretary Juan Miguel Cuna. Sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area Systems o INIPAS Law, hanggang 5 milyong piso ang multa na kailangang bayaran ng resort. Posible rin ang pagkakabilanggo ng hanggang 12 taon. Una nang natuklasan na walang environmental compliance certificate ang nasabing resort na itinayo sa gitna ng protected area. Double W sa Double B! Itinayong view decks na sa Burol at iba pa pong pasyalan sa Chocolate Hills. Tinitingnan na rin po yan ng DENR. Kung hindi pa nagkabukingan, hindi sisilipin. Kabilang na po rito ang Bud Agta. Yan naman ay sa bayan ng Carmen sa Bohol na mayroong view deck at hagdan sa mismong Burol. 2021 pabukas ang Bud Agta at nagpaskil daw po yung may-ari nito na mayroon silang Environmental Compliance Certificate at clearance mula sa Protected Area Management Board o yung tinatawag na PAMBI. Sinusuri pa ng lokal na pamahalaan ng Carmen kung totoo ito. Magpapatawag naman ng pulong ang gobernador ng Bohol upang magkaroon ng linaw tungkol dito. Eh, paano yung unang-una talaga na mga ginawang view deck dyan? Totoo, may ECC ba? Yun. Yung unang-una talaga kung saan ho karamihan sa inyo mga nagpa-picture na doon sa view deck na yun. Totoo, ito lang Weng. Ang ECC po binibigay before the construction. Kaso lang yung protected... Kasama po yun bago aprobahan ang project. Hindi yung afterthought na lang. Bago pa ata nabigyan ng naging protected area yan, may view deck na talaga sa meron isa sa mga Burol. May mga nipa daw doon, di ba? Paano yun? Double W sa Double B! Ang transgender community ho, or transgender students ng E-RIST nagprotesta laban sa pag-require sa kanila na ipagupit ang mahaba nilang buhok. Gate nila bukod ho sa wala namang kinalaman ang haba ng buhok sa pag-aaral,
Hindi dapat ituring na lalaki ang mga transgender woman na estudyante. Nagkasundo rin naman kalaunan ang eskwelahan at ang mga estudyante. Ayon sa kay Commission on Higher Education o Ched Sherman Prospero de Vera III, sa naging pulong na pagkasundo ang huwag munang ipatupad ang ng Iloilo Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIST ang mga kontrobersyal na patakaran sa kanilang student handbook kabilang ang policy sa haba ng buhok ng estudyante. Ito ay habang hindi patuluyang nalulutas ang kinukustyong patakaran. Pwede daw may kasunod na issue yan, Weng, sabi ni Ched Chairman Prospero de Vera. Ano naman? Ang susunod na issue dyan, neutral na comfort room. Oo nga. Parang all gender na comfort room. Totoo yan. Mm-hmm. Samantala, 24 sa 100 at 3 na sinuspending opisyal po ng tauhan at tauhan ng NFA balik trabaho matapos bawiin na ang kanilang suspensyon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, kinabibilangan ito ng mga warehouse supervisor ng NFA sa iba't ibang lugar katulad ng Iloilo, Antique, Cabanatuan at National Capital Region. Lumabas kasi sa inisyal na investigasyon na walang partisipasyon ng mga ito sa sinasabing pagbebenta ng bigas ng ahensya nang hindi dumaraan sa bidding. So, sinuspend muna sila. Tapos ginawa yung investigasyon. Mm-hmm. Tapos, di, ganun talaga yun. Preventive suspension yun. Yan muna ang ginawa. Mm-hmm. Okay. Bahagi ng process yun. Yun, no? Double Way sa Double B! Satisfaction rating. Pag-usapan natin ng Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa huling quarter ho ng 2023 sa lahat ng lugar maliban ho sa Mindanao. Batay sa survey ng Social Weather Station sa Metro Manila, 8 points ang itinaas ng satisfaction rating ng Pangulo, 4 points sa Balance Luzon, 18 points sa Visayas, habang 12 points naman ang ibinaba naman sa Mindanao. Nakakuha naman ang Pangulo ng net satisfaction rating na positive 47 nitong fourth quarter, bahagyang mas tumaas mula sa positive 44 noong third quarter na may tuturing pa rin na good. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, iginiit po na hindi Pilipinas ang nagsimula ng gulo dito sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang sinabi ng Foreign Ministry ng China nang nag-uudyok umano ang Pilipinas. Ayon po sa Pangulo, walang pagkakataon na nagpasimula ng gulo ang Pilipinas, ito man ay sa pamamagitan ng pahayag, diplomasya o militar. Anya, hindi po Pilipinas ang dahilan ng anumang komosyon. Alas 5.42 ng umaga, ito naman ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, iginit na wala ng saysay ang kanyang pagsipotong ng pastor sa mga pagdinig ng Senado dahil tila hinatulan na siyang guilty. Tugon niyan sa show cause order na inilabas naman ng Senado. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, hihilingin na niya kay Senate President Juan Miguel Zubiri na paaprubahan ang warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil sa pang-iisnab sa Senado. Habang sa Lunes, isisilbi naman ang Kamara ang contempt order laban kay Kibuloy kaugnay sa mga umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI. Ang vlogger po na si Yexel Sebastian ay nareklamo sa Department of Justice ng ilan sa mga natangayan umano ng pera na aabot sa 50 billion pesos. Reklamong syndicated staff at paglabag sa Securities and Regulation Code ang isinampa laban kay Sebastian kaugnay ng junket investment scam. Kabilang sa mga biktima ay mga OFW, empleyado at negosyante, mga celebrities at mga politiko. Ayon po sa ilang biktima, pinangakuan sila ni Sebastian na malaking kita kada buwan mula sa kanilang ipinuhunan, pero sa bandang huli ay pinagtaguan na sila nito. Iginit naman ni Sebastian na biktima lang siya dahil nag-invest lang din siya katulad po ng mga complainant. Double Way sa Double B! Pati yung mga politiko sumama dyan? Oo. Diba? Nagpaloko talaga kayo kung totoo ito, ha? Dam yung pera. Double Way sa Double B! Nakita mo ba yung pinakita doon sa picture? Bilyones. Oo, parang kama yung dami ng pera. Grabe, yun yung pang-akit. Diba? Yun. Pati mga politiko nandyan, ha? Oo. Kung saan may pera, andun. Oo. Narito na ating mga headlines, mga kapuso, ngayong araw ng Sabado, 16 sa buwan ng Marso 2024. Yung mga produktong petrolyo ho, posibleng may bawas o dagdag presyo sa susunod na linggo. Itinayong view deck sa Burol at iba pang pasyalan sa Chocolate Hills, sinisilip na rin ng Department of Environment and Natural Resources. 24 sa 139 na sinuspending opisyal at tauhan ng National Food Authority o NFA, balik trabaho matapos bawiin na ang suspensyon.
Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa huling quarter ng 2023 sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao, batay sa survey ng Social Weather Station. Kampo ni Pastor Apollo Quiboloy, iginit na wala ng saysayang pagsipot ng pastor sa mga pagdinig ng Senado dahil tila hinatulan na siyang guilty. At vlogger na si Yexel Sebastian inireklamo sa Department of Justice ng ilan sa natangayan umano ng perang aabot sa 50 billion pesos. Pero si Sebastian iginit na siya ay biktima din. Yan ang ating mga headlines at mga detalye ng balita ngayong unang bahagi pa lamang huya ng ating Double Wang sa Double B. Yes. Huwag lang husama, sana madamay yung mga nagpa-selfie sa Beautech, ha? Baka sisilipin na yan, ha? Ay, hindi. Kasalanan ba yun ng mga nainganyong pumunta dahil may nagbukas ng resort na illegal? Pero sasabihin nila, oh, ha? Dapat alam nyo na protected area yan, tapos nag-view na pumupunta kayo dyan. Mm-hmm. Nasa ibabaw po kayo ng isa sa mga hill. Oh, ako naman, hindi mo dapat kasuhan yung mga nagpunta. Dahil sila ay naging turista. May kasalanan, doon yung may-ari at nagtayo ng walang compliance. Huwag din daw sisihin yung nag-post ng video na yun. Ay, kasi hindi naman talaga niya kasalanan niya, yun. Kumukuha lang daw siya ng video. Isa ng mga turista. Turista lang ho siya. Of course. Aso siya ho unang labas siya ata doon. Mm-hmm. Bueno, abangan niyo ho sa pagbabalik natin. Sabi ni Carlos Capili Miranda Jr., ang mga naniniwala sa easy money ay mga bobo. Grabe siya. Easy lang, ha? Easy lang, ha? May mga politiko nga, eh. Matatalino na ang mga yan, ha? Anong ibig sabihin nun? Tinalo ko din kung totoo. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin, ang satisfaction rating ng Pangulo tumaas, ha? Pero ang satisfaction nyo ho ba sa mga presyo ng mga bilhin? Yan, tumaas din ho ba? Mm-hmm. Hindi, kasi may... Apat na po na klase ng commodities o mga orang bilhin ang nakatagdang tumaas ang presyo. Pinayagan ho na itaas ho ang presyo niyan, baka ho maapektuhan. Lalo na kung wala pa ako yung nabiling sabon dyan. Kasama ho dyan nata, sabon. Paano naligo? Noodles. Maligo na ho kayo. Naligo. Magbumili ka na ng marami ngayon habang hindi pa tumataas. Panlaban na lamang, gamitin natin. kung kasama panahon, din. Nasubukan ko yan ha, noong unang panahon. Sabon panlaba, panligo. Kasi naubusan ng sabon, panligo. Talaga? Tiga sa buhok nun ha. Sa katawan naman eh. Mabango rin naman. Di ba? Nalaban ka. At least, di ba? Malinis. Noong unang panahon. Abangan nyo, pagpapatuloy natin ang Double Wang sa Double B. Aloran ho natin. El Ora. Alas 5.47 ng umaga, radyo na. TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Double Wang sa Double B. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes. L for Lights. O for Oil. W for Water. B for Battery. A for Air. G for Gas. E for Engine. T for Tires at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso.
Double Wang sa Double B. Hey, sweldo kahapon. Pilaw sa mga ATM. Ngayon, pipila naman sa mga kung saan nagbabayad ng tubig tsaka kuryente. Totoo yan. Yung mga ganun business lang, diba? Center, bayad ayan. Center, di ba? O, kaya sa mga bangko. O, yung mga naisanla nyo ho dyan, ha? Tsaka sa... yung mga real estate tax nyo, huwag nyo kalimutan, ha? Hindi, dun sa mga pawn shop din. Oo. Baka... malakas ang, ano nun, interest. Oo. Baka tingnan nyo, baka due date na yan. Ang tawag doon? Due date. Baka makuan yan, eh. Masubasta. Marimata. Tapos pag narimata na yun, isasubasta na nila. Oo, yun. Mga na-iprenda nyong sing-sing, quintas, dami yan. Gusto ko kayo magpiprenda ng engagement sa wedding ring nyo. Engagement? Oo. Nakakaya naman sa partner nyo yun. Sabi ni Emmy Ocampo Bola, ganyan daw sila dati, sabong panglaba, pangligo na pag nawala ng sabon. Ah, oo. Natural lang, di ba? Ganun talaga, walang choice. Basta bumula, ayos na. Tsaka diba? Mahalaga malinis ang katawan. Tsaka mabango. Ah, oh. Di ba? Oh, mabango total. Ba yung sabon? Oh, panlaba. Bango rin. Oh. Sa mga mo na rin ang ano. Kasi may mga... conditioner ng damit. Oh, amoy kalamansi noon, di ba? Oh, yung mga scent noon eh. Kalamansi, ano pa ba? Bulaklak, di ba? May mga scent yung mga sabon, panlaba. Ngayon, magmamahal na ata yan. Ah, hindi lang klaro kung ang panlaba ba o ang panligo ang kasama sa mga kasi madadagdagan. Kasi hinihintay pa natin ang mismong official list, official na listahan po ng 4 mga commodities o pangunahing bilihin na nakatakdang magtaas o mano ang presyo, sabi po ng DTI. Marami-rami ho ito ang madadamay ho dyan. Diba? At ito yung mga binibili natin pag halimbawa wala kang ulam. Noodles lang, okay ka na. Yan, noodles, kasama dagdagan yan. Dagdagan mo lang ng sabaw, apay marami na sa pamilya ang makakakain. O, at saka ito, yung matagal ng social tayo dito eh. Oh. Naka-bottled water. Oh. Bottled water. Yeah, oh. Pero alam niyo po, kung wala naman kayo ganun po, edi kayo ay mag-ano, tap water na yung sa gripo niyo, pero pakuloan niyo muna. Para ligtas kayo sa anumang mga bakterya, kung anumang dumi ng... tubig natin. Oo. Yung iba, may dalan-dalan ho. Uso na ngayon mga tumbler-tumbler. Oo, totoo. Pero laman nun, mineral water. Ay, sosyal. Maraming, eto, kausapin nga natin. Kasi, una natin ang reaksyon. Ang kumakatawan naman ng sa atin ba, mga consumer? Yes. O, sige, ang makasuki. Makasuki natin. yung mga produkto ninyo, yung binibili, baka tataas. So, tataas, no? Yan, nakabang taas sa ilang mga basic commodities. Ang convener ng Suki Network, si Professor Reggie Vallejos. Nasa linya ho natin ngayong umaga. Professor Vallejos, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang umaga TV po. Pa. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig, Double Weng. Opo, salamat sa oras ninyo ngayong umaga sa amin. Live din po tayo sa Double B TV, Professor Vallejos. Thank you po sa maagang pagising. Ano po ang inyong pulso dito sa nakatakda na namang pagtaas ng presyo na sinasabing about 40 no, na iba't ibang klase po ng pangunahing bilihin? Ano to, nagsimula to nung January, di ba? No? So parang ang sabi nga namin, parang ill-advised naman kung magtataas tayo kaagad ng mga produkto na ito, no? Nung nagsimula nga ito nung January, di ba? Sinasabi na sabon, no? Tapos iba pang mga basic commodities na iniipon natin, no? Tapos ngayon parang yun, sabon ulit, no? Yung tubig isasama na, no? Tapos nandiyan din yung mga canned noodles. So napaka ano eh, mabigat para sa ating mga consumer, no? Na sa panahon ngayon, no, na kinakailangang makabawi pa tayo, no, dahil nga sa tindi ng inflation, no, epekto ng sa ating ekonomiya, eh bakit magtataas kaagad, no, ng mga produktong ito? Ang sinasabi ng DTI, eh matagal naman ang proposal ito ng mga manufacturers. Pero sabi nga namin, mabigat kasi kapag ka, ano, eh, no, lalo na sa atin, no, sa mga consumer na talagang naghihigpit na nung sinturon, no, kalakhan sa atin. Nasa ano lang naman, minimum wage earners, no? So talagang mabigat yung mga dagdag na presyong ito. So sa inyo bang palagay, Professor, sabi nyo kanina, ill-advised. Ibig sabihin, hindi ho dapat ito na pagbibigyan muna. O parang i-reconsider ng DTI o ng gobyerno po yung kanilang decision. Huwag munang ipatupad ito. Yes, oo, hindi muna dapat kasi talagang ano eh, no, ang bigat na nung sitwasyon ng mga mamamayan. No? Nakakalungkot nga kasi 'di ba parang sa huling kwarto ng 2023 nagpo-propose tayo, no, at kasama tayo doon sa panawagan na sana magkaroon ng dagdag na sahod. Kasi nga nakikita natin na malaki yung epekto eh nung dagdag na sahod, no. Kung talagang
mapupush ang pamahalaan, no, at pagbigyan yung mga manufacturers na magtaas ng presyo ng bilihin. Makakatulong sana eh kung merong dagdag na sahod ang mga mamamayan. Kaya lang, parang nabinbin na yung panawagan ng dagdag na sahod, no? Natabunan na siya nung iba pang mga issues na kinaharap natin, no? Natuwa kami nung sinasabi nung pamahalaan, no, ng Senado na agree sila, no, doon sa proposed na legislated na wage increase. Kaya lang nakakalungkot na wala na siya eh, no, doon sa radar ngayon ng ating pamahalaan, at ibang issue na yung tinugunan ng ating pamahalaan. Ito pala yun, Professor Valles at Weng. Noong January, inaprubahan po ng DTI yung pagtataas ng presyo ng... Gatas. Hindi, meron muna sabon, canned sardines. Yung sardines, Weng, di ba? At saka yung powdered milk, January yan. Ngayon, since 2022 kasi, marami na pong hinihirit ang mga manufacturers sa kanilang produkto na magtaas din ng presyo. Ngayon, noong January, may nabiti na pag-aaral sa proposal ng ilan po manufacturers na magtaas din ang presyo ng bottled water, yung binabanggit mo, instant noodles, tinapay, at iba pang canned products katulad po ng corned beef, meatloaf, at iba pa. At kasama pati kandila at mga batteries. So siguro ito yung kadugtong noong na-aprubahan noong January. Kaya lang, ang tanong, Professor Valles, ay ganito, nagtaas naman daw po ng sweldo ang mga manggagawa. Kaya siguro humihirit na yung ibang manufacturers na baka pwedeng kami naman. Ito yung last year pa na pagtaas, 41 pesos. Oh, correct. Oo. Professor. Sabi nga natin, no, kakarumpot talaga itong dagdag na sahod ng mga manggagawa, no, pag kinonsider natin yung epekto ng inflation doon sa mga taas ng presyo ng bilihin. Malungkot kasi pag pinag-uusapan natin yung mga presyo ng bilihin. Ano siya eh, no? Malaki yung epekto niya doon sa mga mamamayan, no? Sabi nga natin, araw-araw itong ginagamit at binibili natin mga mamamayan, no? Kung may maliit ka na sahod, no, ipang tatapal mo ito doon sa mga adagdag na presyo ng bilihin. So, hindi walang epekto eh yung 41 pesos. Kaya nga sinasabi namin, dapat pag-aralan natin na mas taasan sana yung sahod ng mga manggagawa, no? Yung totoong nakabubuhay na sahod batay doon sa kalagayan ng mga mamamayan ngayon na ito, bat-bat ng pagtaas ng presyo ng bilihin, bat-bat ng ano pa, no? Habi nga natin, aside doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, tumataas din yung pamasahe, tumataas din yung pa pang mga serbisyo. So talagang walang patutunguhan, kundi talagang magtaas ng sahod na nakabubuhay. Ito yung dapat na aralin ng ating pamahalaan. Opo. O Prof, meron ho bang pamamaraan para maproteksyonan ho ang ating mga... tayo, mga consumer, laban ho dito sa ganito? Kasi parang, ewan ka, kung meron tayong polisiya dito na yung interest naman ng taong bayan, hindi nila kayang bilhin yan, noodles. Yan nga nalalaman nga siguro ang inuulam natin. Tapos, mababawasan pa ang kakayahan nila na bumili niyan at ipapakain sa pamilya dahil nga dito sa iniutos, no, pinayagan ang pagtaas ng gobyerno eh. So, meron naman tayong yung pamahalaan, siyempre sinasabi nila sa DTI na meron namang Consumer Protections Group na nag-aaral, no, nitong mga panukalang mga dagdag na sahod ng mga manufacturers. Kaya lang, siyempre, sabi nga natin, tayong mga consumer, tayo yung nag-a-adjust talaga eh, no? So, malungkot yung sitwasyon natin na anuman yung taas ng presyo ng bilihin, tayo talaga yung mag-a-adjust. Sabi nga natin, wala tayong magagawa eh, kundi talagang i-adjust natin. No? Maghigpit pa rin tayo ng ating sinturon. Kaya lang sinasabi nga namin, sana pakinggan din yung side ng mga consumer, hindi lang ng mga manufacturers at ng mga producers. Kasi talagang umaaray na tayo, butas na yung bulsa, higpit na yung sinturon. So wala nang patutungan. May mga ibang panukala, no, sa ibang bansa, at least sa atin, nararamdaman na rin natin yan. May mga report sa amin, yung tinatawag na shrinkflation. So ito naman yung ginagawa ng mga manufacturers, no, para makaagapay din, no, dun sa taas ng presyo din ng kanilang ng mga produkto. Pinapaliit, no, pinapakonti. Sabi nga namin, maganda rin kung may ganyan. Kaya lang dapat alam ng mga consumer ano yung mga pinaliit, ano yung mga pinawa. O yung nga malungkot doon, pinaliit na, tapos itataas pa ang presyo ngayon. Totoo. Okay lang sana kung pinaliit mo, hindi ka magtataas ng presyo para sa mga karinderya lang, di ba, Professor? At saka ganito, yung in-increase na halaga ng sahod, parang binalik mo lang yung pag-shrink o pagliit din ng kanilang purchasing power kung magtataas ka ng presyo.
Totoo diba? Po, no? Kaya nga po sabi namin, pag-aralang mabuti, no? Yung sahod ng mga mamamayan. Kasi nga ito yung magpapaikot ng ekonomiya eh. Kapag merong mataas na purchasing power yung mga mamamayan, no? Kaya nilang bilhin itong mga matataas na presyo ng bilihin na ito. Kaya lang kung wala silang purchasing power at talagang tinitipid nila, no? Hinihigpitan nila yung hawak dun sa pera, as much as possible ayaw nilang gumastos kasi nga taas ng presyo ng bilihin. Wala iikot, walang pag-ikot dun sa ekonomiya. Oh, well, pero, sabi nga ni Artie De La Cruz, oh, ano sabi niya? Sigurado ko ang mga Pilipino, mga sexy na ngayon, sa sobrang kasisikip ng sinturon taon-taon. Oh, oh. Totoo naman yun. Wala na tayong paglagyan, hindi ba? Oh. Pero kung hindi naman daw po i-reconsider, paano naman daw yung side ng mga manufacturer, yan. Professor Vallejos? Kasi, bilang employer din sila eh. Nagpapatakbo din po sila ng negosyo and kailangan din nilang kumita para i-sustain yung kanilang operasyon. Sabi nga namin, parang ano eh, dapat on all fronts tayo, you know? Mayroon ding papel yung ating pamahalaan, no? Halimbawa, sinasabi namin, no, na sa panahon na ganito yung tindi ng epekto ng ekonomiya, magandang merong ayuda eh, yung pamahalaan, lalo na doon sa mga kababayan natin na talagang walang-wala talaga, no, yung nasa marginalized sector, laylayan ng ating lipunan. Mm-hmm. Tapos maganda rin na magkaroon ng pamamaraan yung ating pamahalaan, no, na maitawid na yung mga produkto, lalo na yung mga produkto ng mga magsasaka mismo doon sa mga mamamayan, no? Kaya nga ano yan, sabi nga 'di ba nung panahon ng eleksyon, ang dami mga pangako na may mga kadiwa at kung ano-ano para mababa yung presyo ng bilihin. Ito sana yung ginagawa ng ating pamahalaan. Paramihin ito, no? Matulungan yung mga producers natin na direktang maibenta nila doon sa mga consumer yung mga produkto para at least mabawasan yung mga presyo. Opo. Meron ho ba kayo, partner, go ahead. Meron ho ba kayong, panawagan siguro, kasi baka nakasalalay ho ang lahat sa Pangulo, mm-hmm. Na baka pwede siyang manghimasok at sabihin, wag muna to, kahit na kasi inuutay-utay yung pagtaas, pwede, ba? Pwede Enero, naman yun kasi sa presidente. Nasa presidente lahat. May dapat bang gawin ang Pangulo? Dapat po tugunan ng pamahalaan, lalo ng ating Pangulo, no, yung panawagan ng mga mamamayan na itigil muna sana itong mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no, dahil talagang mabigat, no. At maganda rin, no, na sana manggaling na mismo sa ating Pangulo, no, na i-prioritize, no, yung pagtaas ng sahod ng mga mamamayan. Paano kung, naputol si Professor. At saka ayusin ang signal ng telco natin. Huling hirit ko sana kay Professor, pag binigay na ba yung 150 or 100 pesos na wage hike na nakabitin sa legislatura natin o sa mga kamay ng mga mababatas, okay na kaya yun? Pwede na mag-increase? Kasi malaki na yung perang iikot sa ating ekonomiya. Dahil, lalo na yung across the board yan, ha? Legislated. Yan. Correct. Ang problema lang, sabi ng mga manufacturers, sa amin din galing yun eh. At saka, di ba, nagbibigay sila ng diskwento ngayon. Magbibigay na sila sa Abril ba to? Epektibo na? Para sa mga seniors. So, parang ang daming, ang reklamo ng mga manufacturers, ang daming pasakit sa amin. Mm-mm. Walang balik. Mm-mm. Diba? O sige, pagpaalam, pagkausapin lang natin si balikan Professor natin, ng balikan natin, partner. Maikli lang ang doy. Professor? Uling hirit ko na lang yun. Si Professor? Oo. Wala na? Hindi, okay na. Ando na. Last hirit na to. Professor Vallejos, maganda ang umaga po ulit. Ayun, so kahit telepon na lang tayo. Yes, sir. Huling hirit na lang ako. Pag binigay ba yung 100 pesos na legislated wage hike across the board, pwede na yung increase? Yes po. Sabi nga namin, ng aming mga miyembro, no, okay po yun eh. Yung dagdag na sahod, okay po ito. No? Welcome po sa amin ito. Pero sana yung may long-term din na pag-aaral na ano yung talagang nakabubuhay para sa mga mamamayan. Hindi lang yung 100 pesos. Ano yung nakabubuhay na sweldo? Kasi may mga proposal naman po, no, na talagang mag-increase, no? Kasi parang ang sinasabi, totoo naman, majority naman talaga ng sinasahod ng mga mamamayan napupunta talaga sa pagkain. Kaya nga mabigat itong dagdag na na presyo sa mga produktong pagkain. Alright. Salamat, Prof. Kami nagpapasalamat sa mga ganyang pagising para i-accommodate kami. Thank you po. Tsaka sila kayo ay kumakatawan sa mga consumer. Oo, yung interest ng mga ordinary consumer. Sir, thank you. Thank you, Prof. Maraming salamat sa Double Wing. Ingat tayo. Salamat you. Po. Si Professor Reggie Vallejo, siya ho ang convener ng Suki Network. Mga suki, mga palangga, babalik ko kami, ha? Alora, no? sabi palangga niya, means mahal, di ba? Mahal, so palangga din ba tawag pag mahal ang presyo? Yun na nga eh. Nagiging palangga na ang presyo natin. Pati palangga na, mahal na rin. Naman. Kahit plastic at aluminum, di ba? Anyway.
El ora ho natin, mga kapuso. El ora. Araw ng labada ngayon, ha? 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na. TV pa. Portosiya na. Disiplina pa. Double Wings sa Double V. Ways at Double B. Magandang umaga po muli mga kapuso, mga double wangers o dyan, mga wangsters natin. May imbitasyon tayo dito ngayong araw na ito. Yes. Inimbitano tayong muli ng Carolina Bamboo Garden Philippines na lumahok sa 24th na Bamboo Training Seminar na gagawin sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City ngayong araw, March 16. Ang Bamboo Training Seminar, Learn and Earn from Bamboo Experts, ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yan ng hapon ngayong araw, ha, March 16. Kabilang ho, kagandang ho nito, kabilang sa tatalakayin ho dyan sa training seminar ay ang wastong pagtatanim ng yan, oh, yung bamboo, kawayan, pag-aalaga at pag-aani ng kawayan, pagproseso at paggamit ng kawayan, pati ang LBP lending program. Ang kawayan po ay subok ng nagagamit sa pagkain, damit at paggawa ng ating mga bahay. Maganda rin pang negosyo, ha, ang kawayan, dahil mabilis itong tumubo, kaya hindi kayo maubusan no ng materyales. Malaki din ang tulong ng kawayan kontra sa pagguho ng lupa at nakatutulong din ito sa paglinis ng hangin. Ang sa mga naiso lumahok, ito na, sa 24th na Bamboo Training Seminar ng Carolina Bamboo Garden Philippines, makipag-unayin lamang sa numerong ito, 02-8847-0523 hanggang 25. O sa mga cellphone number, 0917-623-6087 at 0927-414-3841. Maaari ding mag-email sa carolinabambogarden@ymail.com o magtungo sa carolinabambogarden.com. Report tayo! O yung dali po ng trapiko sa rutang dinaanan na malalaking truck para maghatid ng tunnel boring machine na gagamitin sa konstruksyon ng Metro Manila Subway. Aba, balik normal yan. Na. Nandun si Christian Manyo. Christian, good morning. Maaga ang naibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa ruta na dinaanan ng mga oversized o dampuhalang truck na may kargang tunnel boring machine na gagamitin para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Station dito yan sa loob ng Campo Aguinaldo.
mula yan sa Maynila hanggang dito sa Bonifacio Avenue sa Quezon City na bahagya lamang na nakaranas ng pagbabaga ng daloy ng traffic mula kagabi. Pero abiso ng Department of Transportation, posibleng makaranas muli ng pagbabaga ng daloy ng trapiko sa ilang lugar dahil sa kaparehong operasyon ngayong Sabado. Alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas yan, araw ng Linggo. Partikular na sa bahagi ng Port Area o Road 10, Citri Road, 5th Avenue, General Araneta Avenue, T. Rodriguez, maging sa Gilmore hanggang dito yan sa mismong kahabaan ng Colonel B. Serrano Avenue. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCBB, dapat totoo. Samantala, ang cleanup drive sa Pateros, pinangunahan ng DILG. Mau de la Cruz, Mau! Dabaluming madaling pa lamang ay nagsanay puwersa ang mga miyembro ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong organisasyon at mga dedicated volunteers para sa isang cleanup activity sa Bukuan area, Barangay Santa Ana, sa bayan ng Pateros. Pinangunahan ngayon ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang cleanup drive na makiisa sa Kalinga at inisiyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan program. Layo ng inisiyatiba na buhayin ang diwa ng bayanihan sa bawat Pilipino at pakilusin ang lahat ng gobyerno at sektor tungo sa pagkakaroon ng isang malinis na kapaligiran. Kasama rin sa hangarin nito na may palaganap sa bawat Pilipino ang pagiging responsable sa pangangalaga ng kapaligiran at mahikayat ang LGUs na iprioridad ang mga proyekto sa solid waste na management at ecological practices. Ayon kay Secretary Abalos, ang bansa ay lumilikha ng 22 milyong tonelada ng basura na nabanggit na bilang 3.6 milyong tonelada ay mula sa Calabarzon at NCR. 2 milyong tonelada dito ay gawa sa plastic at 20% ay matatagpuan sa mga kanal. Kaugnay nito ay natasan ang lahat ng mga barangay na bumuo ng iba't ibang aktibidad sa Kalinisan Day, kabilang ang coastal cleanup, dredging ng mga kanal at estero at malawak ang paglilinis sa komunidad. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Radio, DCWB, dapat sa to. Salamat, Mau de la Cruz. Thank you. Ah, yan. Yung mga nature lover ho dyan. Yan, no? Riyak niya kayo sa chocolate hills, tapos tapon kayo ng tapon ng plastic diba? Kung saan-saan. Oh. Wala kayong moral ascendancy pag ganyan kayo. Yung may delivery, oh. Yung plastic, yung kinalagyan ng delivery nyo, tapon saan na saan nyo tinatapon? Plastic yan. Nagkalat yan ngayon. Yan po ay dekada na hindi pa natutunan. Mm-hmm. Yes. Okay. Non-biodegradable. Eh, inaabuso rin ho natin sa dami ng basura. Ngayon, buti may clean-up drive na ganyan. Totoo. No? At sa lahat, dapat ng LGU sabay-sabay mag-ganyan kayo. Yun. Oh. Yan, para nature lover talaga. El Ora. 12 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa. Double Wave sa Double V. Don't miss.
tuloy-tuloy ho tayo. Good morning muna. Good morning. Sa mga sa Facebook Live din natin. Si Luz Miminda Cero, tandiyan na ho. Maraming salamat. Thank you. At sabi nga nila, may nagsabi dito, paano naman kami mga may hirap? Eh, lahat na kami mga sulingan. Oo, lahat talagang tumataas. Walang kang pinagkukunan. Yun, ang, sabi ni Luz Miminda, no? Kawawa naman. Oo, kawawa ho tayong lahat. Oo. Hanggang 1,000 lang ang budget. Pero ano, sa akin naman, ang mindset dapat, hindi natin tuturin sa sarili natin kawawa. Kawawa, o. Hindi, ibig sabihin, magsipag po ho tayo. Para may maibibigay ho tayo sa gobyerno na buwis. Hindi naman ganun. Hindi, ganun naman. Pero once na bumili ka kasi, pag bumili ka, may buwis na yon. Consumer tax ang VAT. Every time you buy, you pay tax. Yes. Ang takit, no? Ang takit. Ang taklap-taklap. Punta natin, mga nature lover, makinig tayo. Tayo ay magkaroon ng update sa pangyayari dyan sa Chocolate Hills. Napakaganda po ng lugar na yan. Una, damay-damay na to, ah. Kasi sabi nung, ano yun, Captain Speak, di, saran nyo rin yung iba. Pareho rin naman kami nandun sa Chocolate Hills. Totoo naman yun. Plus, ito na, sisilipin, sino ba nagkaroon ng violation? Ayan. Yun na, doon tayo. O, ito na. Nakausap natin po natin earlier this week. Yes, si Attorney Handel Lagunay. Ayan. At ang bilang mo pa nga kay Attorney, Sir, paki-handle ng maayos. Sige nga. Provincial Legal Officer and Spokesperson po ng Governor's Office ni Governor Aristotel Omentado. Good morning, Attorney Handel Lagunay. Hi, good morning po, Ma'am Weng and Sir Weng. Magandang umaga sa lahat. Yan, maraming salamat po. Ano po ang pinaka-latest na dyan po sa inyong lokal na pamahalaan? Mula po nang sabihin niyo sa amin this week, last week na, magkakaroon ng sariling investigasyon ang inyong pong tanggapan. Yes po. So, with all these things, no, na mga latest development na we were just learning, just about 2 days ago, sa March 13 yata, na meron palang na-issue yung DENR na temporary closure order sa September pa, but we just knew about it ngayon na lang. Mm-hmm. So, nakausap din natin yung sa LGU ng Sagbayan, yung executive secretary ni Mayor, and sabi niya, yeah, kami din po, we just learned about it. Had we known ahead na meron na pala yon, hindi na sana sila mag-issue ng mayor's permit doon sa Captain Speak for this year. And so, the governor is calling for a meeting. Pinatawag niya yung sa LGU ng Sagbayan, and also requested the presence of Director Melicor of DNR7 for a meeting tomorrow. Para ma-ano talaga kung what's the way forward with when all this are happening. Mm-hmm. At saka, ito, na nalabas na din na aside from Captain Speak, meron din ibang mga structures, ibang mga resorts sa Chocolate Hills. Meron daw po yung Budagta at saka Sagbayan Peak. Yeah, probably yung Sagbayan Peak, it has been there. Matagal na yun. Mm-hmm. No? Mas matagal na yun na-establish. Itong sa Budagta naman, I think fairly recent ang development ng facility na ito. Mm-hmm. So it's also, isa din yan sa titingnan. Ah, i-review nyo rin lahat ng mga permit ko. Pero sandali lang, Attorney, linawin lang natin, tama ba? Kasi parang earlier this week, ang Bohol government ba magpa-file ng kaso sa DNR? Kasi, di ba? Parang nalaman rin ng mga munisipyo ho dyan na may closure order pala, pero sa social media lang nalaman. Hindi naman, wala naman na mention na we'll be filing a case against DENR. Mm. Pero siguro, just reviewing lang the process and ano bang coordination ng mga the national government agencies and then LGUs para naman magkaalaman, coordinated ang effort. Kasi parang the right hand does not know what the left hand is doing. Exactly, parang Attorney. Mm. Oo. So, siguro we'll have to review our process because in protected area, merong PAMBI. And then in the PAMBI, may mga membership dyan sa mga LGUs, mga barangay, sa municipality, ganun. Mm. So, kung ano man yung mga na-issue na order coming from the PAMBI or coming from the national government agency na
may role kasi ang LGU. Kasi ang LGU, like Tagbayan, siyang mag-issue ng mga business permit. Mm. At least ma-aware. Mag-guided din ang LGU ng Tagbayan kung mag-issue ba ng business permit o hindi. Actually, attorney, Weng, hindi, kahit sa ang angulo mo tingnan, pasensya na po, pero hindi ka tanggap-tanggap yung hindi alam. Alam. Eh. Oo, parang nagtuturoan na lamang ngayon. Parang naghuhugas kamay ang dating po sa publiko. And sa ganito kalaking protected area, na pag sinabi mong Bohol, wala kang ibang maiisip kundi Chocolate Hills agad. So, napakahalaga niya, kaya nasa pera pa nga ng Pilipinas yan. So parang, yung protection na isang napakahalagang heritage site, tapos sasabihin na hindi ka tanggap-tanggap, yung hindi kasi namin alam. Di po ba? Yeah. Well, we understand na yan talaga ang masasaisip, no? Na ganun. And may mga may mga pagkukulang talaga, no? So we're just pointing out na para lang expedition bakit nangyari ito, nagkaganito, because of that fact. Pero yeah, tama. We should have known. Mm-hmm. Pero that's what happened. Sinasadya na po yan. Oh. So ibig sabihin po, sa meeting, kailan po yun, sa Lunes ba yung meeting with Governor? Yeah, I think tomorrow, Sunday. Tomorrow. Kasama na pong ipapatawag yung management din at may-ari nung sa Sagbayan Peak at saka po yung sa Budagta para lahatan na po na pagpupulong ito. I'm not sure kung included na ba yun sa Budagta, pero it's more of the LGU ng Sagbayan and with DNR. Okay. Yeah. Ano pero, po yung option na ine-explore ngayon? Nakahinto yung operasyon noong Captain Speak, pero ano yung option na ina-explore ng local government? Kasi may proposal, isa sa ninyong kongresista, i-demolish yung buong resort. Yeah, tingnan natin din yun, no? Kasi that's parang... Removing that would require talaga a policy direction. Mm-mm. Na I think mentioned ko na ito na ano ba talaga ang policy na ngayon ng gobyerno when it comes to protected area? Mm-mm. Absolute no touch, no building, ganun, no development sa protected area? Mm-mm. Or kung kasi may mga privately owned na land na in the Chocolate Hills. Kung yan ang direction, yan ang policy na no build, then we might as well compensate. Bilhin na lang siguro ng gobyerno ng lupa na yan. Mm-mm. Opo. Naalala ko, attorney, sabi nyo, ito, earlier this week, sabi nyo nga, pinapayagan naman na mag-build ng struktura, pero 20% ng kanilang land area o land property. Mm-mm. Eh, yung pagmamayari ng Captain Speak, 5 hektarya pala ang kanyang pagmamayari dyan. Laki. Tama ba? Mm-hmm. Ang ginamit niya, 20% lang. Mm. 2% lang ng lahat. Parang, di ba? Yeah. I saw a video ng I think one of the relatives siguro yun sa may-ari. Sabi pa nga niya, itong buong hill, covered ito sa titulo namin, ng pamilya namin. Parang ganun. Pero under the guidelines ng PAMBI, there should be nothing sa mga hills. On the hill. Kaya yung development. So dapat yung flatland lang ang sakop ng development. Yeah, hindi mo pwedeng i-touch yung Burol mismo. Yung Burol mismo, kasi may sinasabi na multiple use zone daw yan. Yung sa baba. So pwede yun sa multiple use zone, ano yung pwedeng itayo doon? Yung flatland, di ba? Yung flatland lang. At saka totoo, yung dinanggit niyo doon, attorney, last time na nakausap ka namin, dapat nag-blend yung color, yung klase ng istruktura na ilalagay mo. So ang tanong, nag-blend ba at nasunod ba yung PAMBI resolution yung sa pag-blend sa nature ng istrukturang nilagay dyan. Clearly, hindi. Kung nagkulay brown lang yan, kung nagkulay brown lang yung pool na yan, or, pwede yun. Pwede ba yung gano'n? Hindi siguro. Kung halimbawa kusakahan, kulay lang pinag-uusapan eh. Oo, diba? Mahirap. Medyo very gray yung area na yun, Attorney Handel. Kasi unang-una, Attorney, kasi kung bawal talaga istruktura dyan, bakit nung unang panahon pa, meron ng view deck on top of the hill? Mismong Burol. Yung una, di ba? Yung una, naging, yun naging picturesque na talaga. Mm-mm. Kung saan umaakit ang tao para magpicture. Oo. And saka, yung view deck, yun yung na-establish in the 1960s sa government yan. Before na-declare as a protected area. Yan po yung view deck na sinasabi nyo na merong aakiting kang mahabang hagdan.
Marami lang ganun ngayon. Yan yung original na view deck. Yan yun ang original. Yes. Ito yung nasa Carmen. Government yan. Sa Carmen. Pero sa gobyerno yun. Sa gobyerno yun. Sa gobyerno. Eh kahit na gobyerno, pero dinamage nyo pa rin eh. Yung hill. Before yata deklarado siya na protected area. Yes. Eh ngayon, yung may-ari ng lupa, sa kanya na yung lupa, bago pa na ideklarang protected area yan. Yes. Pero ito, Attorney Handel, ano yung tinitinan nga pong opsyon ng local government unit? Well, yeah, yan ang i-shape up pa yan ngayon from this level. Although, sabi may inquiry daw sa Senate and sa House of Representatives regarding this. Sa akin, sa amin, no, we welcome that para maano talaga from the may national law na maipasa, ma-update yung sa NIPAS Act natin regarding how to deal now with structures within protected areas. At saka siyempre kung halimbawa po, yung pagiging mahigpit sa pag-issue ng environmental compliance certificate. Oh, isa din yun. Kasi needed talaga ang ECC. Opo. Okay. Attorney, ito lang. Kasi habang yung mga taga Metro Manila o labas ng Bohol, nagre-react, nature lovers sila, environmentalist na, instant, naging environmentalist na lahat Paano ito tinatanggap ng mga taga Bohol? Taga dyan mismo, yung mga naapektuhan nitong issue na ito. Kasi may mga nagsasabi, pakailamera daw kami dito sa Metro Manila. Paano, di ba? ito po yung way para ho dumami ang mga turista na pumupunta dyan. Parang mixed reaction din dito sa Bohol mismo. Kasi maraming sa mga dito sa Bohol na nag-welcome naman and are happy sa concern na pinapakita sa buong Pilipinas regarding this. And totoo naman, may iba din na yun ang mga komentaryo. So, siguro yun sila are one of those may sympathy din sila sa plight ng mga landowners na mga developers. So yeah, it's a mixed reaction dito sa Bohol. Opo. Kumusta ba? Panghuli lang, yung mga turista dyan kada taon, gaano ba karami pumupunta sa Chocolate Hills? Well, parami ng parami talaga. Especially post-pandemic, dumagsa na. So, yeah, I don't have the figures, it has improved talaga. Pero kailangan ba ng mga dagdag na pasilidad para ho dumami pa ang mga turista? Katulad yan, may mga resort. It would help, no? Na may mga facilities para naman, kasi sa Chocolate Hills, you go there, you enjoy the view, and after that, alis na. So it would be good to, may mga activities that will hold the tourists for a longer time in the area. Sige. Kaya needed din talaga damay. Kailangan so lang balance yan, Atty. Kailangan ng balance. Makonserve pa rin. At saka mahigpit na pagpapatupad ng environmental laws and policies. Mm-hmm. Yes. Alright. Attorney Handel, thank you ha. Thank you din po. Ingat po kayo dyan sa Bohol. Salamat. Thank you. Si Attorney Handel Laguna, siya ho ang Provincial Legal Officer and Spokesperson ng Governor ni Governor Aristotel Aumentado. Mga kapuso. Samot sa aring mga reaksyon, di ba? Oo, ang dami dito eh. Turuan na daw eh. Kailangan, sabi ni Miko Baldo, kailangan i-identify, tukuyin ang mga directang responsible na mga individual dyan. Yung mga nagkulang. Well, clearly, yung mismong may-ari na umamin, wala talaga kaming ECC. May ECC, pero pinayagan silang itayo yan. Baka somewhere along the line, may mga paglabag lang silang ginawa. Pinayagan kaya silang itayo, pero itayo. Base doon sa guidelines ng PAMBI, dapat may ECC. Tinayo nila na walang ECC. Yun lang linawin natin, ano yung naging paglabag nila? Yes, clearly. Yun. Bueno, sana ho, yan ay mahanapan ng solusyon para ho, ika nga ay pata sa lahat. Win-win solution dyan sa Chocolate Hills issue na yan. Kami po ilalarga na at pupunta lang. Sana lang one day makarating tayo ng Chocolate Hills ulit. Ha? El Bonita. Ako gusto ko maulit. Maulit. Yeah. Yan. Ako wala pa. Subukan natin balikan yan at makita ang kagandahan ng Bohol. El Bonita, Rowena Weng, Salvacion, partner. Kasama ang pambansang pogi si Weng de la Peña. Dito lang po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay... Mukontra siya Andoy eh. May kwenta. Gracias, señor. Adios, kapuso. Morning. Radyo na. TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Double Weng sa Double B.
balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras alas 6:32 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Sabado, ika-16 na araw ng Marso, taong 2024. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yati dami sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, suspensyon sa 24 na kawani ng National Food Authority na sangkot umano sa bigas scam, binawi ng Office of the Ombudsman. Hatiting nabawas presyo sa diesel, posible sa papasok na linggo. No permit, no exam policy sa mga eskwelahan, bawal na. No haircut, no enrollment policy ng isang paaralan sa Maynila, inalmahan naman ng ilang estudyante. Lokal na pamahalaan ng Sagbayan, Bohol, kinwestiyon sa pagbibigay ng building permit sa isang resort sa Chocolate Hills na walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi Pilipinas ang pasimuno sa gulo sa West Philippine Sea. Tropa ng militar, puspusan ang pagsasanay, laban sa mga magtatangkang sakupin ng Pilipinas. Vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian inireklamo sa Department of Justice na mga natangayan umano ng perang aabot sa 50 bilyong piso. At defending champion na Letran Squires Arriba at Perpetual Junior Altas maghaharap na sa Game 1 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals ngayong araw. Super Balita sa Umaga! Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, asahan ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley dahil sa epekto ng hangin amihan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa posibleng makaranas ng pulupulong pag-ulan.
o pagkidlat pagkulog dahil sa easterly, so mainit na hangin mula sa silangan at localized thunderstorms. Ayon sa PAGASA, walang bagyo, anumang sama ng panahon ay inaasahan na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Bantay panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, Cathy San Gabriel, binawi ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension sa 24 na kawani ng National Food Authority o NFA kaugnay ng umano'y pagbebenta ng buffer stock na bigas sa ilang trader. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez, lumabas sa inisyal na investigasyon na walang partisipasyon umano ang mga ito sa sinasabing pagbebenta ng bigas ng ahensya nang hindi dumaraan sa bidding. Kabilang sa binawi ang suspension ay mga warehouse supervisor ng NFA sa Iloilo, Antique, Cabanatuan at National Capital Region. Kasama rin sa binawian ng preventive suspension ang isang branch manager ng NFA sa Batangas dahil sa umano'y maling datos na ibinigay ng Department of Agriculture o DA sa Office of the Ombudsman. Panagi ko lang na dito sa Lab 23 na ano, wala makitaan yung mga investigador na participation ng itong 23 except yung sinunod lang nila yung utos sa taas. Ang tinig ni Ombudsman Samuel Martinez, sinabi ni Martinez na nakuha ng Department of Agriculture mula sa NFA ang listahan ng mga kawani. Pero sa pagdinig ng kamera, nabatid ni Martinez na inakala umano ng NFA na listahan ng mga miyembro ng Task Force El Nino ang hinihingi sa kanila. Sa ibang balita, kinondena ng mga estudyanteng transgender ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIST sa Maynila ang umano'y no haircut, no enrollment policy ng paaralan. Una rito, umano'y ng samot-saring reaksyon ang video na pinost ng grupong bahaghari sa social media kung saan makikita ang dalawang transgender na estudyante ng IRIS na napilitang magpagupit dahil sa umano'y patakaran ng paaralan ukol sa haba ng buhok. Batay sa student handbook, bawal ang mahabang buhok para sa mga lalaki, kaya no haircut, no enrollment. Kailangan po naka-fixie cut po kami or 2x3 na gupit. Sobrang malungkot po dahil na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay Iris. Founded sila ng Manila City Ordinance ng Manila dahil meron pong anti-discrimination ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni Iris. Yan po magkakasunod na tinig ng mga estudyante ng IRIS na sina Catalina Sanchez, JP Brillantes at Ari Samsico, Secretary General ng Grupong Bahaghari. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB, sinabi ng Commission on Higher Education o CHED Chairman na si Prospero De Vera III na nagkasundo sa pulong ang pamunuan ng IRIS at mga estudyante na hindi muna ipatutupad ang ilang patakaran na nakasaad sa student handbook habang hindi pa nareresolba ang usapin. Ang napag-agreean, yung mga provisions ng student handbook na medyo questionable, i-hold in abeyance muna. Ibig sabihin, makaka-enroll lahat irrespective or irregardless ng kanilang buhok. Ang tinig ni CHED Chairman Prospero De Vera III. Dapat payagan ng mga pampubliko o pribadong mga paaralan ang mga estudyante na hindi nakapagbayad ng balanse sa matrikula at iba pang bayarin na makapag-exam kahit walang permit. Yan ay makaraang malagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang nababawal sa No Permit, No Exam Policy o Republic Act 11984. Sa ulat ng GMA News Online, nakasaad sa nasabing batas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tutukoy sa mga disadvantaged student. Ang kagawaran din na magbibigay ng certificate o magpapatunay ng apektadong estudyante dumaranas halimbawa ng kalamidad, emergency at iba pang kadahilanan. Sino mang paaralan na lumabag dito'y maaaring makaharap sa administrative sanctions ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Maaaring mabawasan ng katiting ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, tinatayang 20 sentimo hanggang 40 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel. Samantala, maaari ring mabawasan o madagdagan ng 10 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina.
Winasak ng Department of Trade and Industry o DTI ang libu-libong produkto kati San Gabriel na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng mga otoridad. Kabilang mga kapuso sa sinira at pinagulungan pa ng pison ang mga helmet. Yung crash helmet ito, kati San Gabriel, sa mga nagmomotorsiklo. Ayan, ibig sabihin, hindi yan safe. Oo, substandard daw. Vape. Toilet bowl. Water closet po. O yung mga monoblock na upuan at mga paputok. Ayon sa DTI, walang PS mark o ICC sticker ang mga naturang produkto na nangangahulugang hindi sila dumaan sa pagsusuri at hindi sigurado ang kalidad. Wala tayong assurance kung safe ito for our consumers. Yung quality nito, hindi rin tayo sigurado. Ang tinig ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, babala ng DTI bukod sa multa, maaaring ipasara ang mga negosyo na lalabag sa batas. There are instances na nakalagay po sa batas kagaya sa vape law. On third offense, pwede na po namin i-cancela yung kanilang business registration at irekomenda na yung kanila pong license to operate, business permit, ay ma-revoke po. Ang tinig ni Attorney Philip Sawali, ang direktor ng Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI. Tinakpan na ng pamunuan ng LRT Line 1 ng signage sa Taft Avenue Station kung saan mababasa ang maling spelling ng National Bureau of Investigation o NBI. Hindi kasi nakaligtas sa isang netizen ang maling spelling ng investigation na ang mababasa ay investigation. Sa isang post sa X na dating Twitter, sinabi ng LRT Line 1 na ang isang signage ay posibleng medyo literally challenged kung minsan. Pero matitiyak umano ang publiko o makatitiyak umano ang publiko na maayos na tumatakbo ang kanilang mga tren para ligtas silang mahatid sa kailangan nilang puntahan. Pinasalamatan din ni LRT spokesperson Jacqueline Gorospe ang mga netizen para sa kanilang feedback. Kinwestiyon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang lokal na pamahalaan ng sagbayan sa Bohol kung bakit binigyan ng building permit ang Captain's Peak Resort na itinayo po sa gitna ng Chocolate Hills gayong wala itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Liulo Loizaga, laman ng ECC ang mga hakbang na dapat gawin bago o habang ginagawa ang isang proyekto para pigilan ang posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. So apart from not having an ECC, there are other possible violations including the potential, for example, for the damage to the environment through the release of say, wastewater and other types of solid waste management challenges. Ang tinig ni DNR Secretary Maria Antonia Liulo Loizaga, sa paglabag ng viral resort, posible itong mapatawan ng mabigat na parusa, kabilang na ang 5 milyong pisong multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for a criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Ang tinig ni DNR Undersecretary Juan Miguel Cunha. Pero siya rin ang nagsabi noon, kati San Gabriel, na hindi maaaring basta galawin yung mga estrukturang itinayo ron. Mananatili muna, hindi raw pwedeng i-demolish kagad. Samantala, inisyu ka na ng DNR ng cease and desist order ang Captain's Peak Resort para hindi na makapagbukas pa. Super Balita sa Umaga! Samantala, kati San Gabriel, mga kapuso, record para sa pinakamalaking human lung formation. Target masukit ng Department of Health o DOH. Ikaw na nga magbigay ng detalye. Carlo Mateo, magandang umaga. Magandang umaga. Tatatayin nga ngayong umaga ng Department of Health at ilang pamahalaahensya ng pamahalaan ang isang kasaysayan. At ito ay upang maitanghal bilang Guinness World Record, the largest human lung formation. At alinsamay pa rin ito sa pagdiriwang ng World TV Day dito sa bansa.
Madaling pa lamang ay nagsimula ng dumating ang mga participant kayong umaga mula sa iba't ibang mga syudad at mga lugar mula sa iba't ibang mga LGU. At ito ay para makibahagi sa pagtatanggang ito na mag-set ng Guinness World Record. Gayganteng forma ng lang ang nakalapat dito sa Burnham Green sa tapat itong Quirino Grandstand. At ang siyang sinusundan naman ng mga participant na nakasuot ng kulay orange at kulay green na damit. May dala rin silang kulay green at orange na payong na siya nilang bubuksan kapag ka ibinigay na ang hudyata. At ayon nga sa Department of Health, meron ding suot ang mga participant na wristband na siya namang nagsisilbing QR code upang mabilang officially ang lahat ng mga participant sa pagdiriwang na ito. At ang tema nga ay Pilipinas para sa healthy lungs, pacheck ka lungs at tuloy ang kabayanihan, TB ay tuldukan. Inaasahan na darating din sa pagdiriwang na ito at sa pag-set ng World Guinness of Record, itong sina Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health, narito rin si WHO Dr. Ryu De Sousa at si USAID Ms. Andrea Halverson at magiging kabilang kinatuan ng World Health Organization. Gayun din ang ilang mga kinatuan opisyal mula sa Philippine Business for Social Progress na sina Elvin Uy at pati si Mayor Hany Lacuna ng lungsod ng Maynila. Kanina pagpasok ko sa loob, bumibilang na nasa mahigit 2,000 na individual ang nakalagay na o nakatayo na sa kanilang posisyon at inaasahan patuloy pa itong dadami upang mabuo yung forma ng napakalaking lang at paisadya ang World Guinness Record na largest lang human formation. Ako si Carlo Matey ng GMA Super Radio, DCWB, Tapat Totoo. Maraming salamat, Carlo Mateo. Samantala, tungo tayo sa Kalibo. Kaso ng dengue sa Aklan, umabot na sa mahigit 200 mula Enero hanggang buwan ng Marso. Report mula kay Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo. Ava. Umabot na sa 224 o 224 ang bilang ng naitalang kaso ng dengue sa lalawigan ng Aklan mula noong buwan ng Enero hanggang unang linggo ng Marso 2024. Ayon sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, mula February 25 hanggang March 2, 2024 naman, ay naitala ang karagdagan pang 138 bagong mga kaso ng dengue sa Western Visayas na sa ngayon ay umabot sa mahigit 1,000 kaso. Sa ngayon, naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue sa Western Visayas sa probinsya ng Iloilo na sinundan ng Aklan at Negros Occidental. Mula naman Enero hanggang Marso ay nakapagtala ng 2 namatay sa Region 6 ng dahil sa dengue. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nag-uulat para sa Super Radio DDWB, Dapat Totoo. Seguridad para sa paggunita ng Semana Santa sa General Santos City, nakahanda na. Ikaw na magbigay ng detalye ha. Jerwin Paglinawan ng Super Radio Jensen, magandang umaga. Magandang umaga, Emil Kati. Handa na nga ang seguridad para sa paggunita ng Semana Santa sa General Santos City. Ayon kay General Santos City Police Office Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., nasa 400 pulis ang ipapakalat sa lungsod katuwang mga force multipliers at volunteers. Aniya? Prioridad ang paglalagay ng mga tauhan sa mga simbahan, terminal, plaza, malls at mga lugar na madalas puntahan ng mga bakasyonista tulad ng mga resort. Habang naghahanda na rin ang mga simbahan para sa mga schedule ng iba't ibang misa kasabay ng paggunita ng Semana Santa. Ako, si Jarwin Paglinawan para sa Super Radio, Jansa, nagulat para sa Super Radio, DCWB, Dapat Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, ang Super Balita sa Umaga tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga at Linggo naman alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay napapakinggan na rin po nationwide sa pamamagitan ng Super Radio Station sa buong Pilipinas. Oras alas 6:49 na po na umaga, tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit.
Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Sa 6:52 ng umaga, tayo'y radyo na. Double B, TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Samantala, Emil, mga kapuso, balikan natin yung issue tungkol dun sa nilagdaang batas, ano, yung no permit, no exam policy. Pero unahin na rin natin yung tungkol sa mainit na panahon. Kasi napakainit na eh. Napakainit na. Yung mga MMDA personnel, di ba nagkaroon sila ng heat stroke break? Paano yung mga estudyante? Ano mga ginagawang hakbang na mga paaralan para naman hindi sila masyado mainitan? Yung ating mga bagets, lalo't ko ang classroom hindi naman aircon. Hindi aircon. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Francis Bringas. Siya po ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. ASEC, welcome sa palatuntunan. Salamat po sa pagbangon nyo. Yes, good morning Kathy and good morning Emil. At sa lahat ng nakikinig ng maaga sa iyong programa, maraming salamat sa inyo and good morning. Mm-hmm. Okay, ASEC, ano po yung mga ipinatutupad na DepEd na hakbangin para nga po dito sa mga estudyante, mga chikiting lalo na hindi air-conditioned yung classroom, ano, at napakainit na po at inaasahang iinit pa. Yes, Kathy, no, yung pagdating sa mga intervention sa mga schools sa dahil sa init ng panahon, pinapayagan naman natin yung mga schools, particular the school heads na wag munang pagpagamit ng mga uniforme. Kung may uniforme man sila, wag muna magpagamit ng uniforme na mainit sa katawan. So yung more comfortable na clothing ang dapat isuot ng mga bata, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init na ngayon. At syempre yung full ventilation ng mga bintana ng ating mga classrooms, kailangan nakabukas yan. Pag may masyadong pumapasok yung araw, may mga kurtina dapat silang nilalagay para ma-maintain pa rin yung tamang temperatura doon sa loob ng paaralan. At syempre, napaka-importante na huwag silang magkaroon ng mga outdoor activities kung saan may direct exposure to sunlight yung mga bata, lalong-lalo na sa mga oras ng 10 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. Mm-hmm. ASEC, hanggang kailan po ba yung klase? Ano, kailan po ba mag-uumpisa yung bakasyon? Ang ating current school year, Kathy, mag-e-end siya ng May 31 this year at mag-uumpisa naman yung bagong school year sa July 29. So talagang mararanasan pala nila yung peak po ano ng init ng panahon. Yeah, exactly. Kaya ina-anticipate na natin yan. Kaya yung ating directive na in-issue last year pa na pwedeng mag-suspend ng face-to-face classes ang mga schools kung
kinakailangan na dahil mataas na masyado yung heat index sa kanilang lugar. So, binibigyan natin sila ng authority pa Asek para gawin yan. Opo. Asek, saan mga lugar po kayo nakatanggap ng ganyang klase ng mga reklamo? At ano na po yung mga nag-execute na kayo ng mga ganyang klase ng hakbangin, sir? Yes, since last week, no, nag-umpisa na tayo, meron ng report mula sa Region 6, particularly Negros Occidental, hanggang kahapon, meron tayong mga suspension of classes, gawa yan ng directive galing din sa local government unit concerned, at yan ay for all levels, for all public and private schools. So, okay. So far, Region 6 pa lang naman, Emil. Okay. Asek, ang binabanggit sa news reports ay magsuspinde. Ibig sabihin mo ba nito, wala talagang klase o pwede hong mag-online? Paano ho yung paliwanag roon? No, that hindi yan yung konteksto ng suspension. Opo. Ang suspension na sinasabi natin ay face-to-face classes lang yung suspended. At kailangan nilang mag-automatic shift to alternative delivery mode, pwedeng online, asynchronous or synchronous, pwedeng modular delivery. Ayun, Asek, buti nililaw nyo. At kung ako makakabasa at estudyante ko, maglululundag ako sa tuwa. Di ba, Kati? Oo, hindi. tama. Meron na tayong policy since the time of VP Sara. Nag-issue na tayo ng policy na no more suspension of classes but only suspension of face-to-face classes. Opo, thank you. Asek, at nilinaw niyo yan, ano, gaya na nabanggit ko kanina. Ano klase yung mga reklamo pa, Asek, na inyong natatanggap? Dahil ho dyan sa sobrang tindi ng init ng panahon po ngayon, sir. Yun, nakikita natin na lumalabas sa issue din yung kakulangan daw ng mga electric fans sa loob ng mga paaralan. Siyempre, yung ating mga schools, kailangan na rin adresan yan, lalo na sa mga specific places na wala talagang mga electric fans at kailangan gamitin nila ang kanilang operating expenses to be able to do that, no? Yun usually yung nakukuha natin. At syempre, yung mga request na wag munang mag-uniforme yung mga anak nila, alam naman natin sa mga schools na itong mga school heads or yung mga superintendents or regional directors pwede mag-issue ng mga directives na in exigency or mean dahil sa sobrang init, pwedeng more comfortable clothing for teachers and learners. Asek, paano po yung mga classroom na dikit-dikit po, ano, siksikan po yung mga estudyante? Paano po kaya maiibsan yung init? Siyempre, nakakadagdag po yan. Siyempre, yan din yung isa sa mga issues natin, lalo na sa mga overcrowded na classrooms natin. Siguro, mag-employ talaga ng alternative delivery ang ating mga schools in those cases, kagaya ng hindi sabay-sabay na papasok yung mga bata, so magkakaroon ng modified shifting of classes, so mga interventions gaya ng ganyan ang pwede nilang gawin. Ang nabasa ko pa, Asek, Kathy, nito nakalipas na linggo, nag-set up pa ng mga karagdagang water dispensary yung isang eskwelahan. So ito ho ba, kasama ho ba ito sa ipinag-utos ninyo na mag-set up sila ng mga karagdagang ganyang mga refreshment station ho? Yes, frequent hydration, no? Okay. So may mga schools nga na pag ganyan sobrang kainit, meron silang tinatawag na water break kung saan ititigil lahat ang ginagawa for a few minutes and then lahat ay directed to drink water all at once, no? Para every now and then they are rehydrated kasi alam natin na kapag sabi nga nila kapag saka ka lang uminom pag nakakaramdam ka ng uhaw ay medyo dehydrated ka na ng a few minutes. So, kailangan yung ating water break ay ipatupad pa rin ng mga classrooms natin. Asek, paano po yung mga public schools, ano? Lalo na po yung hindi kompleto yung pasilidad. Lahat po ba yan ay merong mga clinic para naman tumugon sa mga estudyante kung sakaling may emergency nga po, yung merong iba nahihimatay sa ganyang init? Baka walang nurse, Asek. Yeah. Ang mga nurses kasi natin, Kathy and Emil, mga nurses natin ay usually naka-deploy sila sa cluster of schools. So, hindi 1:1 or 1 nurse to 1 school ang ating ratio because hindi ganun kadami ang ating health personnel. So, umiikot sila sa mga eskwelahan at syempre, yung mga merong natitirang espasyo or meron ng existing school clinic, sila yung may clinic. Yung iba, mga makeshift clinics naman. Pero ang alam natin, ang ating mga schools ay naka-coordinate lagi sa municipal DRRM o kaya sa rural health unit dahil meron din namang mga response units ng ating mga local government units na umiikot para din matulungan or ma-assist yung ating mga eskwelahan.
Mm-hmm. Dako naman po tayo sa bagong development. Ano po, na isabatas na po yung no permit, no exam policy. Bawal na po na hindi payagan na mag-exam yung mga estudyante hindi pa kumpleto sa bayad. So ito po ay sa mga private school karaniwan. Paano po ang magiging sistema nito, Ase? Paano yung monitoring niyo po ito, Ase? Ano? Yeah, monitoring. Meron kaming tinatawag sa central office na private education office. At merong mga arms yan sa ating regional offices kung sila ang merong direct supervision sa ating mga private schools. So since batas na nga yan na sinasabi ninyo, ipapatupad natin yan at magiging part yan ng ating monitoring ng mga private schools, lalong-lalo na yung mga recognized at may mga permit na schools natin. So definitely, idadagdag natin yan sa magiging matter na i-monitor regularly ng department over the private school. Mm-hmm. Kasi ako po ay galing sa private school, ano, no, elementary at high school. At ito talaga ipinatutupad. Dating-dati pa, ang tanda ko na eh. Dati pa ipinatutupad ito. Ikaw nagsabi niya. Oo, marami na po bang mga reklamo talaga na natatanggap ang DepEd dati pa tungkol dyan? Yes, that is one of the more prevalent or more persistent na mga issues natin with na nire-report ng mga parents or concerned citizens against the private school. At pero hindi naman siya ganun karampant, no, na napakadami or a big percentage of our private schools. Meron lang siguro yung mga nagiging issues sa kanila na lumilipat or hindi nagbabayad yung mga families bago lumipat yung bata to a public school. Yun usually yung nangyayari sa amin kasi kailangan ng valid credentials ang mga bata before they can transfer to another school. O ngayon, Asik, kung sakali ho na merong ma-encounter ng mga estudyante ng ganyan, ano ho ang dapat gawin? Dahil hindi naman 100% kagad natin may patutupad doon na maayos yan. Ano po? Well, since it is a law, it will be part of kung complaint yan, the law will be used as a basis for a violation of certain private school. At kapag may mga violations ng mga private schools na nakasaad sa batas, kahit sa mga DepEd guidelines natin, meron pa rin kaasibat na sanction yan, kagaya ng suspension of the permit or downgrading of recognition to a permit, mga ganong sanction. Mm-hmm. Or even as far as closure of the school. Kailan po ang pag-uumpisa nitong pagbabawal ng no permit, no exam policy? Well, hindi pa natin nakikita yung kopya ng law na yan, Cathy. So once na magkaroon tayo niyan, we will have our legal unit or legal trad look into it. And then kung kailan naman ang implementation nito, pagdating sa monitoring siguro, mga pagdating ng mga quarterly examinations na susunod, titignan natin kung ano yung period of implementation niya. Mm-hmm. Asik, dako naman tayo. Naku, marami po kaming nais malaman mula sa inyo. Sa Catch Up Fridays po, ano na po yung development tungkol dun sa kontrobersya sa worksheets, sir? Yung kontrobersya natin sa worksheets, ang napag-alaman natin or ang latest natin na report sa Central Office from the National Capital Region ay under investigation na yung alleged na teacher or school head na kinomplain, under investigation na yan. So meron tayong rules of procedures na sinusunod, may due process tayo dyan. So kung na-formal charge na siya, then it must be undergoing further investigation already to determine whether she is culpable of violating certain provisions of the department as well as other existing applicable laws. Mm-hmm. So isa lang po ang guro na naireklamo tungkol dyan. Siya lang po ang gumagawa nito. Well, siya lang po formally ang meron pang complaint na ganyan. We are still looking kung meron pa tayong mga ibang alleged na nag-violate ng no collection policy ng department, at kung meron man, they will be subject to the same proceedings. Mm-hmm. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung Catch Up Fridays. Yes, definitely. Our curriculum and teaching strand is currently consolidating all the feedback coming from the field. At kapag na-collate na natin yan, interventions and enhancements to the implementation of the Catch Up Friday will be implemented. Asik, Cathy, mula sa Catch Up Friday, dumako naman tayo dito sa long hair. Doon sa pagpapagupit ng buhok at naging laman ho ito ng balita kagabi. Ano ba ang dapat manaig, Asik, kayo nga ho magbigay ng kaliwanag sa amin? Yung pulisiya na eskwelahan, o dahil binabanggit ito eh, yung ordinansa rin ng syudad
Ano ho ba dapat, sir? Kayo na nga ho magpaliwalag sa amin, sir. Please. Well, definitely in the public schools, meron tayong gender and development policy. Meron tayong gender responsive policy pagdating sa curriculum and operations of schools. So, kung ang isang action ay discriminatory to a particular gender, yan ang pinagbabawal ng ating ahensya, lalong-lalo na sa ating mga public schools, no? Since meron din naman tayong batas tungkol dyan, so pinapatupad din natin yan sa ating mga public schools at ina-encourage din natin, syempre, yung mga public school, private schools to do the same. At syempre, ang CHED naman ay merong sariling polisiya tungkol sa gender sa kanilang higher education. Mm-hmm. Pero sa DepEd po, wala naman po kayong naengkwentro na ganitong issue dun sa mga high school at grade school? Well, previously, like 2 years ago, it was an issue. It was a big issue, but now it has died down dahil nga nagiging proactive tayo at lagi natin reiterate yung ating gender responsive policy sa Department of Education na nandyan na since I think it was 2017 or 2016 pa. Nandiyan na yung DepEd Order 32 natin. So, it is already in place. It's just a matter of fully implementing it in all the field offices. Okay, maraming salamat po sa inyo, ASEC Bringas. Napakahusay niyo magpaliwanag, ASEC. Blessed weekend. Thank you, Emil, and thank you, Kathy. Happy weekend to all. Happy weekend po sa inyo. Ating po nakapanaya, mga kapuso, si ASEC Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. Ito ang Super Balita sa Umaga. Sa ibang balita, na-inquest na ang 5 Chinese, 2 Vietnamese at 1 Pinay na sinasabing nasa likod ng operasyon ng Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Banban, Tarlac. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mahaharap ang 8 na aresto sa mga reklamong serious illegal detention at human trafficking. Sila umano ang nasa likod ng pagkulong at pananakit sa mga POGO worker, particular na sa 1 Vietnamese at 1 Malaysian na nakatakas at nakapagsumbong sa mga otoridad. Itinuro naman ang Pinay na siyang recruiter ng mga empleyado sa POGO Hub. Mga na-demanded po doon ng mga may-ari po, tsaka yung nagpapatakbo, tsaka po yung mga involved dun sa pananakit at sa torture. Ang tinig ni Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, napag-alaman din na walang gaming license ang 600 empleyado ng POGO Hub. Samantala, isa sa ilalim sa digital forensics ang nasa 100 cellphone, SIM card at iba pang gadget na nakumpiska sa raid sa POGO Hub. Sinampakan na sa Department of Justice o DOJ ng reklamong syndicated estafa at paglabag sa Securities and Regulation Code ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kilala mo ba ito, Cathy San Gabriel? Ito, Yexel Sebastian ito. Siya yung nangungulekta ng mga laruan, di ba? Ah, okay. Kolektor pala ito. Kasunod ito ng mga reklamong junket investment scam laban kay Sebastian na nangalagay aabot sa 50 bilyong piso. Ayon sa mga biktima na kinibibilangan ng mga OFW, empleyado, negosyante, celebrity at mga politiko, milyong-milyong pisong halaga ang natangay ni Sebastian. Ang diskarte umano ni Sebastian, pakikitaan ng mga kausap ng limpak-limpak na pera, mga bagong sasakyan at buwan ng 5% kita. So 700,000, which is 35,000 nga pong kikitain ko po, which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po, after the contract nga po, ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusole at maibabalik yung pera namin? Which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera. Parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Ang tinig ni alias Mike, isa po sa mga naghain ng reklamo. Bukod sa secondary permit mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga biktima sa loan agreement para palabasin na utang at hindi investment ang kanilang pera na ibinigay. Pero ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi ito pwedeng palusot ni Sebastian. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang
any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may na-commit talaga na syndicated estafa, hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Ang tinig ni Attorney Palmer Malyari, ang hepe ng NBI, Anti-Fraud and Financial Crimes Division. Nasa 30 biktima ang nagsampa ng mga reklamong syndicated estafa at paglabag sa Securities and Regulation Code laban kay Sebastian. Sa dami ng mga nagre-reklamo, sinabi ng NBI na hinati sila sa 3 grupo. At may iba pa umanong batch na magre-reklamo o nagre-reklamo laban dito. Sinentensyahan na ang 4 na Pilipino matapos masangkot sa large-scale marriage fraud sa Massachusetts sa Amerika. Inilahad ng federal court ng Boston, Massachusetts na magkakasabwat ang mga naturang Pinoy na mga taga Los Angeles, California sa pamemeke ng mga kasal. Ginagawa umano nila ito upang magkaroon ng legal status sa Amerika ang daang-daang immigrant sa halagang $20,000 hanggang $35,000 o katumbas ng halos 2 million pesos. Peking dokumento ang ginagamit ng mga akusado upang maproseso ang working permit at green card ng mga immigrant. Umabot umano sa 600 ang kanilang mga kliyente magmula pa noong 2016. Makukulong ang 2 sa kanila ng 14 hanggang sa 22 buwan. Ang 2 iba pa naman ay 4 hanggang 6 na buwang home detention ang matatanggap. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Double B TV on GTV. Alas 7:13 ng umaga. Balik tayo sa balitaan. Tayo'y radyo na. TV pa. Kortesiya. Disiplina pa. Muling bibisita sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nakatakda ang pagbisita ni Blinken sa araw ng Lunes, 18
hanggang 19 Marso. Pag-uusapan rin na Blinken at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang bilateral ties at commitment ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod dito, magpupulong din sina Blinken at Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usapin ng depensa at ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Czech Republic na hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Kabilang ang issue sa West Philippine Sea sa mga natalakay ni na Pangulong Marcos at Czech Republic President Peter Pavel. Nagpahayag naman ang suporta ang Czech Republic sa malayang pagbibiyahe ng mga kalakal sa West Philippine Sea. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect but which also secures global and regional stability. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Czech Republic President Peter Pavel sa pamamagitan ng isang translator. Ito rin ang ipinupunto ni Pangulong Marcos sa kanyang nakatakdang pagharap kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Samantala, habang nasa Czech Republic, hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga negosyante roon na mamuhunan sa Pilipinas. Pinag-usapan din ng dalawang leader ng bansa ang mga oportunidad para sa mga Pilipino sa Czech Republic. I am optimistic that we will be able to attract more Czech traders and investors to do business with the Philippines as a result of this increased engagement between our respective business sectors. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-ensayo kahapon ng mga sundalo sa Tarlac kung paano dedepensa sakaling may magtangkang sumakop sa bansa. Sa ulat ng GMA Regional TV, One North Central Luzon, magkakasunod na ginamit sa pagsasanay ang Atmos 155mm self-propelled gun ng 502nd Combined Arms Brigade. Ang naturang tropa ang nagsisilbing defensive line sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Sinabi ni Colonel Ariel Reyes, pinuno ng Exercise Control Group ng Combined Arms Training Exercise, na pag-aaralan nila ang naging performance ng kanilang mga asset sa ginawang pagsasanay. Layunin nito na mas mapalakas ang Territorial Defense Operation ng militar. Tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa huling quarter ng 2023. Batay sa survey ng Social Weather Station, o SWS, noong Disyembre, 65% ng mga Pilipino ang satisfied o kontento sa performance ng Pangulo, kapareho ng naitala noong Setyembre. Dumami naman ang undecided o hindi tiyak sa 17% mula sa dating 14%. Habang bahagyang nabawasan ang hindi nasisihan sa 18% mula sa dating 21%. Sa kabuuan, nagresulta ito sa positive 47 na net satisfaction rating o antas ng mga nasyahan sa performance ng Pangulo na maituturing na good. Ayon sa SWS, mas mataas yan ng 3 puntos mula sa positive 44 noong Setyembre. Tumaas umano ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao. Patuloy ang pagsisiyasat ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung sino ang nasa likod ng pag-atake sa website ng kamera nitong nakaraang Miyerkules. Umabot sa mahigit kalahating bilyong clicks ang naitala sa website ng kamera mula po sa iba't ibang bansa. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E&D, tinatawag na botnet relay ang ginamit sa cyber attack. Walaan niyang makukuha ang nasa likod ng ganitong cyber attack at pakailang umanong pabagalin hanggang sa mapabagsak ang website. Nakatakda ng isilbi ng kamera sa Lunes, March 18, ang contempt order at arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel na Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, yan ay dahil nabigo si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kibuloy, na magbigay ng feedback sa Legislative Franchises Panel. Patunay lang anya ito
ng delaying tactics ni Kibuloy at ng kanyang kampo. Samantala, nagsumiti na ng compliance and legal justifications ang kampo ni Kibuloy sa Senate Committee on Women kasunod ito ng inilabas na show cause order ng Senado para pagpaliwanagin si Kibuloy kung bakit hindi ito dapat arestuhin dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senador Risa Ontiveros. Sa 19 na pahinang tugon ng kampo ni Kibuloy, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Melanio Balaya na ang investigasyon sa umano'y krimen na ginawa ni Kibuloy ay hindi in aid of legislation kundi usurpation of judicial functions na labas sa kapangyarihan ng Senado. Super Balita sa Umaga! Oras alas 7:19 na po na umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Balik tayo sa balitaan, Cathy San Gabriel. Mga kapuso, on track ang pagpasa ng Senado sa panukalang Economic Charter Change o Cha-Cha. Yan ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri nang humarap sa mga maumahayag sa Prague sa Czech Republic kasama si Pangulong Bongbong Marcos. May 3 pagdinig pa ang kanilang gagawin bago ito iakyat sa plenaryo at mapagbotohan. Samantala, sa Kamara, napipintunang maipasa ang Resolution of Both Houses o RBH No. 7 tungkol sa Economic Cha-Cha bago ang Semana Santa. Ilang grupo na ang nagpahiwatig na kukwestiyonin sa Korte Suprema ang Economic Charter Change o Cha-Cha sakaling lumusot na ito sa Kongreso. Ang Resolution of Both Houses o RBH No. 7 ng Kamara ay inahasahang ipapasa sa 3 at huling pagbasa sa susunod na linggo, habang sa Senado ay tinatalakay pa sa Subcommittee ang RBH No. 6. Ngunit ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi pa pwedeng iakyat sa Korte Suprema ang issue kung ang Kamara pa lang ang mag-aaproba sa Economic Cha-Cha. It has to be approved by both houses. Ang tinig ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio.
Ayon naman kay Attorney Anthony Abad na isa sa proponents ng People's Initiative, patuloy ang pagkalap ng mga pirma. Kung hindi niya talaga lulusot sa Kongreso ang economic chacha, susubok uli ang mga grupong pabor dito. I understand they'll continue. They'll probably, if the initiative doesn't prosper, they will continue with another initiative until we get to that point where we are actually as a country reviewing and revising the constitution. Ang tinig ni Attorney Anthony Abad, isa sa proponents ng People's Initiative. Bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila kagabi. Bay, bakit? Bunsod yan ng pagbibiyake sa dambuhalang tunnel boring machine mula po sa port area sa Maynila, diyan sa pier, patungo sa itinatayong Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway. Idinaan ang makina sa bahagi ng EDSA West Avenue, EDSA Regalia, EDSA Mandaluyong at Roas Boulevard. Gayun din ang bahagi ng C3 Road, Road 10 at 5th Avenue sa Caloocan City. Patay na ng matagpuan ang mag-inang balikbayan na halos isang buwan nang nawawala. Ayon sa mga otoridad, February 21 pa nawawala ang mag-inang umuwi galing Japan. Unang nakita ang dalawa nilang maleta sa napalutang lutang sa ilog sa Tayabas, Quezon. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga dugo ang gamit. Nitong Huwebes, sa pagpapatuloy ng investigasyon, napansin ang mga pulis na malambot ang lupa sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima. Nang hukayin, doon na nandiskubring nakalibing ang mga labi. Ayon kay Police Lieutenant General Roderick Armamento, Commander ng Area Police Command, Southern Luzon, kahapon ay kusang sumuko ang kapatid ng biktima na itinuturing ng person of interest ng pulisya. History versus Legacy. Yan ang nakataya sa pagsisimula ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals ngayong araw. Magtatapat sa Game 1 ang defending champion na Colegio de San Juan de la Trans Squires, Arriba, at University of Perpetual Help System Delta Junior Altas na sabik na sa kanilang kauna-unahang Juniors Basketball title. Gaganapin ang laban sa Phil Oil Eco Center sa San Juan City mamayang alas 9:30 ng umaga. Mapapanood dyan live sa GTV at live streaming sa mga social media account ng GMA Sports at NCAA Philippines. Ito ang Super Balita sa Umaga! Balikan po natin ang ulo ng mga balita. Suspensyon sa 24 na kawadi ng National Food Authority na sangkot umano sa bigas scam, binawi ng Office of the Ombudsman. Patiting na bawas presyo sa diesel posible sa susunod na linggo. No permit, no exam policy sa mga eskwelahan, bawal na. No haircut, no enrollment policy ng isang paaralan sa Maynila, inalmahan naman ng ilang estudyante. Lokal na pamahalaan ng Sagbayan, Bohol, kinwestiyon sa pagibigay ng building permit sa isang resort sa Chocolate Hills na walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Pangulong Bongbong Marcos iginit na hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Tropa ng militar puspusan ang pagsasanay laban sa mga magtatangkang sakupin ang Pilipinas. Vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian inireklamo sa Department of Justice na mga natangayan umano ng perang aabot sa 50 bilyong piso. Defending champion na Letrans Squires at Perpetual Junior Altas maghaharap na sa Game 1 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals ngayong araw. Kati San Gabriel, mga kapuso. Oh, teka, hindi ko babase. Shoutout lang sa Batch 98, our mother of Perpetual Socor Academy. 75th year anniversary nila, Kathy, sa school director na si Reverendo Padre Jovin Grimaldo. School OIC, Mrs. Ederlyn Frias. PTA President Kagawad, Kots Norms De Luna. Alumni Association President Engineer Joey Peñaflor. Episcopal Awardee, Mr. Gertrudes Machenzo, 50 years in service as teacher. Happy birthday, Kapitan Petri Cortez. 20 years ang 24 oras kahapon. Congratulations. Hoy, congratulations sa 24 oras. Resibo bukas. Siyempre, panuorin natin yan. Happy anniversary, Kagawa June and Stella Cruz ng Barangay Sumilang, Pasig. Si Boy Piat, kinakamusta ka? Cameraman natin. Nakikinig sila ngayon at ang aking biyanan, Gloria Bernardo Tolentino,
Nay, thank you. Happy birthday kay Thola Marca ng Barangay 2, Lucena City mula kay Karen. Mga kapuso, sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil ng GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Ito po ang super balita sa umaga. Susunod na Pinoy MD hatid sa Double B, hatid ni Connie Season. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radyo DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZBB Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. DZBB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radyo. Ang ating oras, 7:32 na po ng umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Halina't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double P Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Yes, yes, yes. Hi and hello. Happy, healthy Sabado po sa inyong lahat. And welcome sa Pinoy MD sa Double B. Ako po si Connie Season, makakasama ninyo at kaagapay ninyo, syempre, pagdating sa usaping pangkalusugan. Makakasama niyo po ako ha for 1 hour. So stick around, syempre, para sa ating mga kapuso na ang gustong mangyari sa buhay ay maging happy and healthy. Promise. Aba, marami na naman tayong matutulungan at matuturuan tungkol pa rin sa pangangalaga ng ating katawan. Iisa lang yan. Kaya sabay-sabay ho nating alagaan. Lalo na ngayong mainit na ang panahon. Naku, marami ng mga nagsusulputang sakit sa balat, di ba?
Kaya yan ho ang ating topic for this Saturday morning, mga issue, no? Na nakakaroon po tayo pag ngayong talaga mainit-init ang panahon na, hindi ba? Bukod sa mainit ang ulo, hindi yun yun. Kailangan yung tungkol sa balat lang, ha? Pag may mga tanong ho kayo, yan ang ating pong ipasasagot sa ating Pinoy MD na makakasama. Of course, expert na naman, patungkol pa rin po dyan. Alright, ang ating DZBB Text Connect ay 0917-594-5941. 0917-594-5941. At syempre, hindi lamang tungkol po sa mga balat natin ang ating pag-uusapan. Lalo na yung mga sakit, no? Pagka tag-init. Sakit sa balat, pagka mainit. Ano nga ba yan? Yung mga, di ba, rashes. Tapos minsan na bungang araw. At maraming iba pa. May mga allergies pa nga, di ba? Pero bukod dyan, kung kayo ho ay nananakitang tuhod, literal, kung kayo ho ay lalo na atleta at gumagamit ng inyong tuhod sa pagtakbo, pagtitraining, nako, eto na ang ating pong pag-uusapan din, maya-maya lamang. Siyempre, makausap din natin ang isa namang expert pagdating dyan. Lahat ng mga doktor namin dito, eksperto ha, hindi namin kayo papabayaan dyan. At libreng konsultahan pa rin po tayo maya-maya lamang. Kaya sabahan niyo ko, 7:34 na po ng umaga. Eto na muna ang ating mga nangungunang balitang nakalap po ng ilang mga radio reporters natin. Alright, eto na. Commission on Higher Education at CHED, hinimok po ang mga kolehiyo at universidad at iyaking nakabantay sa batas ang mga ipatutupad na patakaran sa eskwelahan. Christian Manyo, saan ba, anong mga issue ito ha? At particular na ito ba yung mga sa, meron tayo di ba yung bagong batas natin? O, Christian, good morning! Good morning, Connie. Kasunod nga ng controversial at viral na issue sa politiyan ay pinatutupad ng Eulalio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila, particular na sa enrollment, uniforme at haircut policy. Connie, nanawagan na ang Commission on Election o Commission on Education o CHED sa lahat ng institusyon at eskwelahan na kanilang nasasakupan na tiyaking nakabase at alinsunod sa batas at napakikinggan ang boses ng mga estudyante sa mga pulisya na kanilang ipinatutupad sa kanilang paaralan. Bukod dito, dapat rin mayroong tuloy-tuloy na komunikasyon sa pagitan ng mga paaralan at mga estudyante para sa iba't ibang usapin. Una ng inanunsyo ni CHED Chairperson Prospero De Vera na nagkaroon na ng dialogo sa pagitan ng mga estudyante at IRIS kahapon kung saan pansamantala mo nang ipinahinto ang pagpapatupad ng mga questionableng polisiya sa student handbook ng paaralan. Ito yung iconic kaugnay ng viral haircut sa social media. Ano, haircut. Mm-hmm. Dahil hindi daw pinapayagang mapag-enroll yung ilang estudyante na bahagi ng LGBT community pag mahaba ang kanilang buhok. Yun yung issue. Yes nga, kasi ang kanila hong nasa manual, Christian, ang pagkakatanda ko, kapag lalaki, dapat ay hindi mahaba ang buhok, hindi ba? Oo, dapat 3x4 ang buhok bago makapag-enroll. Yes, oo. Itong mga... Pinahinto muna yung pulisiya na yun dahil meron ding ordinansa ang Maynila kaugnay niya ng pagrespeto sa LGBTQ community. Kaya kahapon, nung nag-viral yung video no, na ginugupitan yung mga buhok ng estudyante para lang makapag-enroll, pinayagan na rin na makapag-enroll sila kahit may kahabaan yung buhok. Basta't ito'y nakaayos daw at nakatali para lang maayos tignan. Ayun. Alright, maraming salamat sa yung update, Christian. Ako si Christian Manyo ng GMA Super Radio DCWP. Dapat totoo. Maraming salamat. Ito naman po, nako, Department of Energy, nanawagan sa publiko na makiisa po ha, dun sa Earth Hour sa susunod na Sabado na yan. Ha, sabay-sabay tayo makiisa. Mau de la Cruz, what time again tayo magpapatay ng ilaw? Oh, ganun na nga, Connie, ano, nanawagan ng Department of Energy sa publiko na makiisa sa Earth Hour Philippines 2024. Isa sa gawa, Connie, ang Earth Hour Philippines 2024, ganap na alas 8:30 ng gabi sa Marso 23 ito, no, araw ng Sabado, sa susunod na Sabado. Kinakailangan lamang na magpatay ng kanilang appliances, so non-essential na ilaw ang mga nais makilahok sa aktibidad sa loob ng 60 minuto o isang oras para sa inang kalikasan. Ang aktibidad ay nasa ang lalahukan ng mga negosyo, government organization, gayon din ng mga komunidad at political leaders at iba pa. Ang Earth Hour ay isang taunang symbolic lights out event na inilunsad sa Australia noong 2007 ng International Conservation Group na Worldwide Fund
for Nature o WWF ang Earth Hour ay ginaganap taon-taon sa buong mundo sa huling Sabado ng Marso bilang isang simbolikong aksyon upang itaas ang kamalayan tungkol sa banta ng climate change. Noong nakarang Earth Hour 2023, Connie, ano, iniulat ng Department of Energy na umabot sa 62.6 megawatts ang natipid ng bansa sa isang oras na switch off. Nalaki, ano, 62.6, ano, na may pinakamalaking savings na 33.2 megawatts mula sa Luzon, na sinundan ng 20.5 megawatts mula sa Mindanao at 8.9 megawatts mula sa Visayas. Ang galing, ano, kasi mao isipin mo yung isang oras na yon, iniisip ng iba, ano, walang epekto yan. Pero imagine niyo kung buong mundo naman ang gumagawa niyan, di ba? Ay, totoo yan. Ay, di siya ma-observe mo, Connie, kung nasa labas ka, makikita mo, nagpapatay ng ilaw yung mga non-essential niya, no? Yes. Lalo sa mga malls, ma, sa parking lot, sa parking space nila, pinapatay nila, at doon sa ilang hallway, eh, yung kung saan po yung ilaw nila, eh, makikita mo, apat na lang yung nakasindi, at yung anim ay nakapatay. Oh, kaya lang ingat tayo sa mga kawatan. Baka masalit yan. Baka mahirap na. Ingat tayo. Huwag yung papatayin yung mga CCTV. Huwag yung papatayin yung ating ano, yung mapapasok sa bahay. Ayun. Yung CCTV. CCTV, okay. Okay, Connie. Hangin nyo ka po. Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB. Dapat totoo. Alright, maraming salamat. Ayan, makilahok po tayo sa Earth Hour next Saturday na yan, ng gabi, ha? Alright, ito na. Pag tuunan na natin ang pansin ng ating pong kalusugan, ay excited ako kasi syempre, alam nyo, pagka tayo ho ay dumarating sa certain na edad, talagang ganun, di ba? Andoy? Oh, nararanasan daw niya kahapon lang eh, yung knee pain, di ba? At syempre, hindi lang tayo. Kahit ho yung mga talagang active, no, sa kanila hong mga sports, aba syempre, minsan yung wear and tear, hindi ho talaga maiwasan, di ba? Nabubugbog, kumbaga, kahit anong sobrang gamitin sa ating body part, sumasakit. Kaya ngayon, ayan ho ang ating pagtutuunan ng pansin. Kilalanin natin ang ating pong makakasamang Pinoy MD sa araw na ito. Kahit sabi nga nila, di ba, yung mga kabataan, nakakaranas na rin yan. Depende sa gagamit, ha? Ang gagabay po sa atin ngayong umaga, sa usapin tungkol sa sakit po ng tuhod, ay isang orthopedic surgeon. Siya po si Dr. Renil J. Peña. Specialization po ni Dr. Peña ang minimally invasive joint surgery, adult joint reconstruction, sports medicine at general orthopedics and trauma surgery. Bago po naging doktor, licensed medical technologist rin si Dr. Peña at kasalukuyan siyang partner sa Asian Orthopedic Spine and Joint Center sa Cebu. Kaya i-welcome na po natin sa ating pong programa dito sa Pinoy MD sa Double B, si Dr. Renil J. Peña or Doc Soy. Good morning! The doctor is in. Thank you so much po sa invitation po sa akin. No? Maraming salamat. Naku, Doc, kami ho magpapasalamat, Doc Soy, kasi pinaunlakan nyo kami. Alam nyo, very very glad kami parati pag kami mga doktor na alam naman natin na busy, di ba? Pero nagbibigay daan para makatulong sa information sa ating pong mga kapuso, di ba? Ay, ito na, Doc, simulan na natin ang ating pong mga tanong. Kasi sinasabi nga nila, bukod dun sa mga, syempre, senior citizen, di ba, Andoy? Ay, hindi pa naman senior si Andoy. Yung mga senior citizen na madalas na nananakit na ang mga joints at saka yung kanila pong mga knees, particularly yung kanilang tuhod, ang madalas din ho yung mga atleta natin. Konektado ba ito sa tinatawag na madalas na siguro na wear and tear na rin yan, eh, di ba, Doc? Tapos madalas talaga baka na-abuse din yung paggamit? Yes, ma'am. Very timely kasi usong-usong ngayon ulit yung marathon. Ay, totoo. Triathlon events, no? So sa mga athletes po natin, ang very common cause ng knee pain is number one po yung overuse. Yun po talaga yung number one cause, yung sobrang training, sobrang taas ng mileage, tapos walang enough recovery. Yun po yung number one culprit, no, na nakaka-cause po ng tendon inflammation, pwedeng makakause po ng muscle imbalance. Yun po yung common cause ng knee pain, especially sa mga atleta. Mm-mm. Now, dun naman po sa medyo nakakatanda natin mga kapatid, no, ang wear and tear po is a major cause din po of knee pain. So, kailangan po natin i-consider yung tinatawag na
degenerative osteoarthritis o yung pagkapudpud po ng lining ng tuhod. Mm-hmm. Isa po yun sa napaka-common po na cause ng knee pain sa ganitong population po. Okay. Pero may pwede ba tayong gawing mga tests? Kasi bago pa dumating, sabi nga nila, doon sa masakit na, hindi ba? Baka naman po pwede daw na may mga tests na kaming pagdaanan kung kami ay candidate, no, sa mga osteoarthritis, yung mga ganyan, yung mga talagang sa buto natin nagkakaproblema. Yes po, it's best po syempre to consult your friendly orthopedic doctor. That's number one. Kasi po, we are trained po to do special tests para ma-identify po natin yung specific problem sa tuhod po. Mm. Ayaw po kasi natin yung blind natin na iti-treat yung pasyente natin. So it's best na ma-examine natin yung tuhod. And if kailangan, magpa-X-ray po tayo or MRI as necessary. Ayun. Basta parati na, hindi ba? Yung chronic, yung madalas nang sumasakit, siguro mas magandang ipakonsulta kasi baka lalong lumala pa, di ba? Pero yes, meron ba tayong kailangang iwasan? Kanyari, madalas na hong nananakit, yung inyong tuhod, meron tayong kailangang iwasan mga gawain o kaya pagkain sa ating diet po? Okay, hindi naman po actually related directly yung pananakit ng tuhod sa kinakain natin unless yung problema po natin ay kinatawag na gout or gouty arthritis. Mm-hmm. Yun po yung related directly sa mataas na uric acid na content ng pagkain natin, no? But then indirectly, of course, kung mas mabigat po tayo, the heavier we are, mas malaki po yung load na sinasalon ng joints natin. Kaya the more it gets abused, nagiging mas bugbog yung tuhod natin pag mas mabigat po tayo. So indirectly, it's best na i-control po natin yung ating timbang para less din po yung suffering or pagkabugbog ng ating mga joints. So Doc Soy, pwedeng related din sa iba pang sakit, yung pananakit ng tuhod, no? That's what you're saying? Yes po. Okay. That's correct. Okay. Pero yung in terms of, sabihin na natin, kinalaman naman sa ating timbang, meron ba tayong kailangan na certain weight? Baka kasi di ba ang ating pong tuhod ang sumasalo eh, nung ating buong katawan eh. Totoo. So baka totoo. Minsan, yeah. Sinasabi nila pag overweight, doon madalas daw sumasakit ang tuhod. Totoo po. Generally po, ideally, syempre dapat ideal yung body weight natin. Mm-hmm. Sa yung tinatawag nating body mass index. Depende po yan sa ating height and sa build natin po, no? So, ang weight po kasi natin, directly related po yan sa ating suffering ng ating tuhod. Mm. Sa halimbawa po sa paglalakad, normal walking, up to 3 times po ng timbang natin yung sinasalo ng ating joint. Sa pagtakbo or sa pagtalon, up to 10 times po ng ating weight yung sinasalo ng ating joint. So kung mas mabigat po tayo, syempre po mas malaking timbang din po yung binubuhat ng ating mga kasukasuan. I see, oo. Kaya importante rin na we know, di ba, kung ano rin yung mga exercises na tama lang muna, no? Kumbaga, mas maganda bang gradual? Halimbawa, you're on the heavy side, medyo mataba ka pa. Gradual din yung pag-exercise. Kasi minsan yung iba, nakita natin, tumatakbo agad, di ba? Mas nahihirapan ba yung tuhod pag ganun? Yes po, very good point po, Ma'am Connie. No? Ang usually po, what I tell yung mga nasa heavy side ko na pasyente, ang unang gagawin dapat is, number one, yung mga exercises or activities na hindi ho nabubugbog yung tuhod, gaya ng swimming. Mm-hmm. Kasi po, magaan ho tayo sa tubig. Yes, exactly. Number two, pwede pong cycling. Yung mga walang impact sa tuhod, yun po yung best to start with if we're trying to lose weight. Okay, that's a very good tip. No? Kasi minsan nakikita ko, ako yung nahihirapan eh. Yung talagang na, minsan may mga kasabay ka, minsan sa gym, hindi ba? Iba yung kanilang kumbaga regiment. No? Pero parang ito nga, sabi ko gradual, walang pa-pressure kumbaga, hindi ba? So lifestyle pa rin po ang ating titignan dito. Pero kumbaga, depende sa kung ano rin yung pinagdadaanan, hindi ba? Kasi baka meron ka rin mga comorbidities na, hindi ba? Yes. Okay. Yes, so, very common ho sa mga pasyente natin na nasa heavy side, mm-mm. No, yung mga
Obispo is meron po silang karagdagang mga problem, especially sa puso nila. So yun po yung kailangan natin i-consider, especially kung magpre-prescribe po tayo ng mga pain relievers sa ating mga patient. Ayun, oh, speaking of pain relievers, ano, kasi syempre may ibang takot pag may mga comorbidities, no? So naririnig natin naproxen, parate, is it safe para ho doon sa mga talagang halimbawa may diabetes, tapos yung iba naman may high blood, hindi ba, at iba pang mga comorbidities? Opo. Pag sinabi pong comorbidities or cardiovascular risk, kasama po dito yung gaya ng na-mention niyo po, na diabetes, high blood, or yung mga obese or yung mga malakas o manigarilyo, ito po yung spectrum na kasama po sa mga pasyenteng may cardiovascular risk. Now itong naproxen sodium or Flanax po. Ito lang po yung pain reliever or anti-inflammatory and non-steroidal anti-inflammatory drug na base ho sa mga studies, pinaka-safe po sa mga pasyenteng may cardiovascular risk factors. All right. So it's very safe to give sa mga ganitong mga pasyente po. Okay, so that's good to know. Kasi nga, minsan maraming natatakot, di ba, pagka pain medicine na. Eh, yung iba kasi, lalo na hindi naman nila alam, no, kung meron silang comorbidity, takot, uminom. Is this also safe for them? If hindi po alam or those na hindi po nakakapagpa-check, ang importante po lang malaman is yung history ng pamilya. So, okay. Tingnan po natin yung ating mga magulang, mga tito at tita, at merong mga history po ng problema po sa puso. Now, if you're heavy or malakas yung manigarilyo, itong Flanax po is very safe for ganitong klaseng ng mga lifestyle. I see. All right. Pero bago ko tanungin kung saan namin kayo pupuntahan diyan sa Cebu para magpa-konsulta. Ilang tips muna siguro, parang first aid na lang kunyari magkaroon ng injury sa tuhod. For instance po sa athletics, halimbawa, meron tayong mga pasyente diyan na injure while running or while playing basketball. Ang best first aid po is always cold compress. Ayan, cold. Cold compress po. Ah, hindi pala pwede mainit. Bakit hindi? Hindi po. Ang cold compress po kasi nakakatulong po yan sa swelling at inflammation. Mm-hmm. Ang warm compress, pag mainit, lalo pong lalala yung pamamagat. Ayun! O, so dapat pag may sakit pala tayo sa tuhod, cold compress. Ayan, napakagandang tip. Yung mga arthritis po. Pati yun, basta kailangan cold. Ayan, maraming salamat, Doc. Saan namin kayo pwedeng puntahan? Lalong-lalo na dun sa mga taga Cebu na ating mga kapuso. I'm sure matutuwa sila dyan na puntahan ka. Yes po, yung mga kapuso po natin ng mga Cebuano, nandito po tayo sa Asian Orthopedic Spine and Joint Center. Nasa Mandaue City po ito. Pwede rin po ninyo akong makakasulta sa akin sa University of Cebu Medical Center and also Chongwa Hospital, Mandaue. Ayan. Pag kami napunta dyan na, Doc, pupuntahan kita. Hopefully, wala naman yes akong po sakit sa tuhod. Pero yes thank po you so very much sa inyo pong pagpapaunlak at paggabay. More importantly, sa ating pong mga televiewers sa GTV at ganun din sa mga nakikinig sa atin sa DZBB594 Kilohertz. Thank you, Dr. Soy. Ayan. Thank you. Ang ating pong narinig at nagbigay ng gabay sa atin ay si Dr. Renee Neil J. Peña, ang ating orthopedic surgeon. Siya po si Doc Soy. Ayan. Thank you again. At ito nga, ano, napag-uusapan natin kanina, maraming mga medyo mga nakakaramdam ho na mga sakit-sakit, no? Yung sinasabi nga nila, yung arthritis, di ba? Madalas yan pagka nakakarinig tayo ng sakit, di ba? Sa ating kasukasuan, arthritis, madalas kung may karamdaman na rin pala, no? Yung baka may iba pa, di ba, na sinasabing karamdaman. Kaya dapat ho, maging careful tayo sa pagpili ng ating pong pain reliever. Buti na lang talaga may Flanax, the most prescribed naproxen brand by doctors. At sabi nga ho ni Doc Soy kanina, ang pag-aaral sa naproxen gaya po ng Flanax ay napakaganda dahil may mababa daw tong risk sa ating puso. At ang maganda pa nito, it works as fast as 15 minutes sa pag-inom po natin. Ako, may ginhawa na tayo mararamdaman agad. At tumatagal ho ito ng 12 oras. Kaya kapag may pangamba ho tayo sa pag-inom ng pain medicine,
Niacin, don't worry, maging panatag mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ating pong oras, 7:52 na ng umaga. At sa ating pagbabalik, ihanda nyo na yung inyong mga tanong. Ha? Libreng konsultahan na tayo sa mga sakit po sa balat tuwing tag-init. Ayan ang ating pag-uusapan. Kasama naman natin si Doktora Michelle Slatinsek. O ayan, abangan po natin siya ha. Kaya dyan lang po kayo mga kapuso. Babalik pa rin ang Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! On GTV. Gusto mo ba malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan.
Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Ayan, magandang umaga at tayo ho'y nagbabalik sa Pinoy MD sa BB. Hello sa lahat po ng ating mga nakatutok din sa social media accounts natin sa DZBB 594 kHz. Alam nyo, nakakatuwa ano, dahil ngayong araw na ito, pag-usapan na natin yung tungkol po sa mga kasalukuyang maaring nararanasan na ng iba ho natin mga kapuso. Lalo na, di ba, tag-init, no? Mainit na ang panahon. Kaya nakakatuwa na may gagabay sa atin para ho dito sa mga sakit na iniinda natin tuwing sasapit ang mainit na panahon. Baka meron ho sa inyo dyang mga katikati na ang balat, alam nyo na, yung mga rashes, baka bungang araw sa mga bagets. Ano-ano bang mga kailangan nating malaman? Kaya eto na ho, ha? Ang ating pag-uusapan, ang mga sinasabing sakit sa balat tuwing tag-init. At syempre may gagabay sa atin na isa pong Pinoy MD na talaga hong napakaganda rin itong doktora na ito eh, ha? Kaya ito ha, kilalanin na ho natin si doktora. Ang ating pong Pinoy MD actually isang cosmetic surgeon at siya po ay nagtapos na medisina mula naman sa FEU Nicanor Reyes Medical Foundation. Bago naging doktor ay nag-aral din po siya ng medical technology sa UST at natapos po niya ang pagiging cosmetic surgeon sa Pan Pacific Aesthetic Institute. At kasalukuyan po siyang medical director ng Slate Medical Group. Tumanggap na rin po siya ng iba't ibang mga awards sa pagiging dalubhasa sa larangan naman ng cosmetic surgery, mga kapuso. I-welcome na natin sa Pinoy MD sa BB si Doktora Michelle Slatinsek o Doc Mica na lang for short. Good morning, Doc Mica. The doctor is in. Hi, good morning, Doktora. Welcome sa Pinoy MD sa BB. It's your first time here. Yes, thank you, Miss Connie, for having me here. Of course, kami ho magpapasalamat dahil alam ko very, very busy kayo. Pero ito nga, ang dami kasi nating mga nagtatanong na tungkol sa mga iba't ibang sakit no, tuwing panahon po na mainit na. Hindi ba? Wala pa naman tayong declaration na tag-init na. Pero grabe na ha, minsan nagpo 40 degrees Celsius na ang init factor, di ba, sa iba't ibang mga lugar sa bansa. And so marami na rin mga skin diseases no, na nakikita tayo. Ano-ano ba? Para lang din ho dun sa kaalaman ng ating mga nakikinig at nanonood. Okay, usually yung mga skin diseases na nagiging common during sa tag-init or parang during summertime, let's say parang common ang bungang araw, that's number one. Mm-hmm. Number two, mga allergies na lumalabas. Ay, totoo. Mm-hmm. Okay. Acne or mga pimples that usually arise during summertime also because of the heat. And mga, of course, premature skin aging or yung pagiging accelerated yung skin aging. So, these are some of the common factors. Also, mga pigsa, mga abscesses. Ayan. Oo nga, napakadami rin pala talaga, no? Eh, pero isa-isahin natin, like for example, ito pong bungang araw. Minsan, para may ano tayo, notion tayo na madalas sa mga kabataan ito nangyayari, yung pagkakaroon ng bungang araw. Is it necessarily na parang may age group lang tapos kapag medyo may katandaan na o medyo mature na tayo, hindi na nagkakaroon or not necessarily? Actually, bungang araw or prickly heat or biliria, ano siya eh, parang siya yung parang sweat na natatrap sa skin. Tapos usually, pag of course, mainit or summertime, tapos tight yung clothing, naiipon yung sweat and then nagkakaroon ng parang block ng sweat drop. Ah, I see. So, syempre, kung active yung ano, na nasa araw all the time, natatrap siya. Tapos hindi nakakalabas yung sweat, yung air, nagkakaroon ng clogged pores. Kaya mas common siya sa babies, syempre, kasi yung sa mga bata, hindi pa regulated yung parang temperature nila. Tapos dun sa mga active naman sa sports o sa mga toddlers and teenagers, medyo ano rin sila. Medyo prone rin sila kasi because of the heat na hindi makontrol. Oo nga eh, hindi ba? Is yung allergies na binabanggit nyo kanina, is it something na parang allergy sa balat lang? Or kasi parang pansin ko pagka nagpapanlit ang panahon, di ba minsan may mga biglang mga sipon, yung ganyan eh. Pero ito, more on sa balat din, nagkakaroon doon ng mga paglalaban ng skin asthma, yung mga ganyan? Actually, like sa asthma, meron talagang mga triggers. Like with typically asthma, there's like triggers of cold or heat. In summer, sobrang init yan. So, minsan yung mga mga asthmatics parang nagkakaroon na reaction sa balat because of the allergens. At the same time, intense heat rin.
nagkakaroon ng triggers, yung parang seasonal nila eh, pag masyadong mainit, pag masyadong malamig. Pero yung iba naman, because of the summer heat, let's say hindi ka naman asthmatic, and yet parang pansin mo parang dumadami yung parang allergies mo dahil sa init. It's also because of the environment, kasi yung mga plants, yung mga trees, may mga spores yan and pollen, tapos mas mainit yung panahon. Uh-oh. So parang mas mabilis kumalat itong mga particles na to, tapos nai-inhale mo na lang siya pag nasa labas ka or nasa house, nasa indoor, kahit indoors ka, kasi kumakalat siya because of the heat nagsusirculate siya. Yun na nga eh. No, nakakabahala ba yung ganito ho? Kasi minsan yung sa mga skin allergies talaga hong kumakalat eh, di ba? When is it time to see somebody na eksperto, like a dermatologist or mga ekspertong doktor po, para at least talagang maagapan? Kasi pag lumala, mas mahirap syempre. Yung, lalo na yung mga nakikita natin, nagsusugat pa eh, di ba? Yes, of course, 'di ba, yung umpisa we the try natin i-cover up ng i-cool down, like we put calamine lotion or yung mga parang soothing aloe vera, but of course pag hindi na kaya ng mga over the counter na remedies, tapos nagsusugat na and then mukhang nagkakaroon na ng secondary bacterial infection, it's better to see a doctor or a dermatologist or someone who can prescribe like mga topical steroids or even give you like medications like antihistamine. Uh-huh. So, at least maibsan and then hindi na lumala, hindi na magkaroon ng parang secondary infection yung mga ganito. I see. O, kasi yung parang sinasabi nga nila, doktora, di ba, minsan nagkakapeklat-peklat pa eh. Kaya dapat ang agapan. In your profession, I'm sure meron din yan. Ano? Lalo na siguro sa mga acne. No? Yung mga talaga hong parang nagkapeklat na dahil sa dami ho, pagkatag-init, dumadami rin ang mga nagkakapimples. Oo, kasi during summer, di syempre mainit. So meron increased oil production pag summertime, mas active yung oil glands natin. So, syempre, those people na prone already to acne, yes. Mas madami yung mga pimples nila. Not to mention, like, of course, every day we put sunscreen, we moisturize, and then, of course, hindi naman natin natitigil yun. And yet, i-mix mo lahat ng nilalagay natin sa face natin, plus the oil, plus the dirt. So equivalent, nakaklog yung pores and then mas nagsa-thrive yung mga bacteria. Mas gusto nila yung mainit na maraming parang nagpapatong sa skin. So I guess it's better talaga pag kunyari, let's say acne prone ka, tapos summer, alam mo nang tag-init, you should be parang of course washing your face, cleansing your face more often. Yes. More often. Tapos mas less avoid less greasy or heavy products, yung medyo lightweight, mga water babies. Okay. Parang lang hindi siya masyadong heavy sa skin para hindi mag-block ng pores. Ayun, kasi minsan, di ba, parang ang nangyayari, gustong takpan yung mga pimples, di ba, ng kung ano-anong products, lalong makakalala yun, doktore, di ba? Lalo na kapag ka-oil-based, no? Hindi, magkaklag talaga yon at parang kumbaga-kontrahan eh, di ba, yung kailangan nakakahinga nga yung balat mo eh, di ba? Yes. So, kailangan ho pumili tayo ng mga products talaga din. And more importantly siguro, pag may pimples, wag na lang lagyan ng kahit ano muna. Ganun ba? O sunblock? Sunblock ako. I do agree sa sunblock. But however, kasi nga mainit dito, if oily skin ka, then you would probably choose a sunblock na, you know, tailored for oily skin, water-based siya, para hindi naman masyado mag-clog. Oo. Okay, yung sa inyo po, pagka nagka-scar na, halimbawa, no, yung mga pimples or siguro kahit na yung mga allergy sa balat, 'di ba? Na buong katawan minsan siguro sa mga talagang nagkakaroon po ng mga very heavy yung scarring. Ano ba ang mapapayo ninyo para hindi ho ganun na kumbaga masyado pang lumala yung scarring sa balat? Of course, kailangan i-treat muna yung cause, the allergen. So, syempre, let's say kung because mainit, of course, avoid yung mga tight clothing, wearing bandages, and then, of course, cooling down the skin. Kasi nga, let's say, makati siya, tapos kakamutin mo siya, the more magkukos ng inflammatory reaction, tapos hyperpigmentation. Yes. So, once nag-calm down na yung skin, let's say, nakainom na lang, nag-reseta na yung, like sa amin, I prescribe
antihistamines and some steroids for the balat, syempre, magka-calm down, medyo okay na yung skin. And yet, meron pang naiiwan na scar, like sa allergies, may naiiwan. We can also prescribe mga topical medications para mag-lighten yung PIH or the inflammatory hyperpigmentation for the face, pwede rin for the body. So, depende. And then, of course, pag medyo gusto pa nila lang something na mas mabilis, meron naman mga lasers Ayan. Or peels na that can help na parang peel off and shed off the old skin para magkaroon ng new skin and then mapalitan. But of course, number one, definitely, we have to treat the problem first before. Kasi baka yung iba, bibili lang sila ng something na parang pangpalighten na over the counter, tapos lalagay nila sa face nila. Tapos lalo na mag-aggravate yung pimples nila kasi hindi nila trinit yung cause, di ba? Okay, yes. Hindi nila trinit yung allergy. Gusto nila pumuti ka agad. Yung pala, hindi naman magaling yung balat. Kailangan palang gamutin pala. Oo nga. Pero ang hirap ano, lalo na. Pero ang magandang balita, napaka-high-tech na rin natin ngayon kasi ang dami nang po pwedeng gawin para kung may scarring o yung may mga parang peklat na dahil po sa pimples o kaya sa mga ating pong allergies no, sa balat, meron ng mga paraan para ma-lighten o completely ba mawawala kapag ka nag-scar na? I would suggest, of course, there's a scar is still a scar. So 100%, hindi mo ma-remove yan. Ayan. You can only improve or lighten a scar, but it will still be a scar. But at least kahit papano, meron na tayong mga gamot and may modalities na tayo, hindi katulad ng before, na as in walang-wala. So may paraan pa rin kahit papano. Oo nga naman. Oo, kasi nahirap man, no? Mahirap talaga pagka merong parang uncomfortable ka eh, di ba? Sa iyong balat. Lalo na ito ang biggest organ pa naman natin, no? Kita ito, di ba? Hindi natin basta maitatago. Pero meron din kasi yung sinasabi na pigsa, no? Dumadami rin ho ang may pigsa kapag tag-init, di ba? So, ito naman, ano ba? Teka, paano ba nakukuha ang pigsa? Pasensya na, para at least ma-ano natin ito, mahimay-himay natin para doon sa mga katulad ko na hindi masyadong familiar, no? Bakit nagkakaroon ng pigsa? Usually, yung pigsa, let's say, may isang pasyente, kunyari, nag-scratch lang siya ng balat niya kasi makate. Tapos, hindi yan akalain na yung bacteria, like staphylococcus, is usually the most common, nakapasok dun sa sugat na yon. I see. And then, of course, kasama na doon yung heat and then yung, let's say, yung init, yung dumi, nagkaroon na ng infection. And then, mas nagkumpul na siya doon sa part na yon. So, it can start from a small bite, like an insect bite. Mm-mm. Pwede rin pimple na parang kinutkot and then you don't know na madumi pala yung sa nails mo. So, you really have to be careful, especially ngayon na mas prone yung mga tao sa mga pigsa because of malaking factor yun eh. Ang pigsa ay parang infection, no? Parang na-infection na siya. Parang ganoon ba? Naging parang infection na hindi na nakayanan ng usually kasi yung mga maliliit na bites. Nag-heal na on its own yan minsan eh. Hindi mo na kailangan lagyan ng gamot, parang the body will actually heal itself. But ang pigsa, nakapasok yung bacteria. Tapos, nagparabang namahay na sila and then nag-gather na sila dun sa area. Okay. And then, of course, the body will try to, syempre ayaw niyang kumalat yung infection. Mm-hmm. So, it will wall off the infection. Let's say, nag-gather sila sa isang small area, nag-wall off na. Kaya parang, di ba, nagiging parang bilog siya or may isang portion na yun. Oo, may parang mata pa nga daw. Parang isang buong pigsa, di ba? Parang yung mata. So, doon nag-wall off yung body. Kaya lang, nagka-accumulation of pus already. Nako, masakit daw nga yan, no? Talagang pag nagpigsa. Pero sabi nila may mata. May mata daw. At pag tinanggal ang mata, may mga nagdi-DIY sa bahay eh. Yan o. Oh, kinikwento ni Andoy eh. Ano ba ang inyong statement? No? Kasi medyo delikado siguro lahat ng hindi doktor o eksperto ang magtatanggal, hindi ba? Yes, I think marami, like you can find in social media or yung mapapanood lang sa TikTok kung paano nila tinatanggal yung pigsa. But I will not advise to do that. Mas maganda pa rin, of course, go to any, the hospital or a clinic or a doctor man lang para ma-check. Kasi meron rin ibang pigsa. Like, I had an experience of one patient na
nag-DIY kasi alam niya na napisa. Di syempre parang tutusukin para lumabas yung pus. Mm. Kaya lang, hindi pa hinog yung pigsa. When I say hinog, hindi siya fully, parang matigas pa lang, bago pa lang siya. Uh-oh. So, may ways naman eh, para parang pahinugin or para to accelerate, para mas mag-liquify yung pigsa, para mas mapalabas mo. But of course, you need to take antibiotics. Yan. Kailangan malinis, sterile yung environment, kasi baka kumalat siya lalo, tapos maging mas larger infection na mas mahirap na kailangan mo ng, mahawa ba or kumalat sa ibang mga parte pa ng katawan. Oo nga, diba? Kaya nga sabi natin, diba, nag-aral ang mga doktor na tulad ninyo ng pagkatagal-tagal. Hayaan na natin sila ang gumabay sa atin. Huwag na tayo magsarili, diba? Ayan, may mga tanong din tayo dito, doktora. Ito naman, mula kay, 2679, from South Cotabato pa ito, ha? Yung pagkakaroon po ba daw ng pimples at the age of 50 plus ay normal pa ba? O skin problem na? And once na nakakain daw siya kasi ng peanut, eh natitrigger daw yan, doktora. Okay. That's a very good question. Actually, nagkaroon ako ng chance to actually have a patient who's already mga ganyan din, mga 50s, almost 60s, pero nagkakaroon na, tumutubo pa rin yung pimples kasi niisip natin pag teenager ka lang or pag medyo young, at a young age, it might be a hormonal problem. Mm-hmm. Yung usually sa female, mas common sa females, although meron rin sa males, na may still hormonal problems, kaya nagkakaroon ng acne. At the same time, sabi niyo po, Miss Connie, na meron siyang peanut allergy. Yeah, o baka nga allergic siya sa peanuts, no? Yes. Meron akong na-observe rin na sometimes sa food intake, nagkakaroon lang ng pimples like peanuts or nuts or oily food. Ang trigger, allergic siya, pero it manifests as pimples. Ayan. So, kumain sila as nakakain lang ng konti, manok or something, or malansa, biglang nagkakaroon na ng pimples. So, in some cases, I think nangyayari talaga siya. So, kahit 2 years old ka na. Ayan, oo nga. Ito, si Maria Sally, parang paulit lang natin ha, kasi parang hindi niya na-catch, no, yung tungkol dun sa pigsa. Saan daw ba ito nagsisimula? Sabi natin kanina, more on kahit na insect bite o kaya na-infect ito, hindi ba? Kahit pimple po pwede maging pigsa. Yes, pimple, insect bite, or let's say, kinamot mo lang siya, parang it's a very small. Madumi ang kuko. Madumi yung nails, most likely, and then the environment, madumi rin, which means parang siguro naalikabukan and then yung germs. Yeah, oo. Let's say kahit ng mga kalmot na mga pusa o mga aso, yung mga little things na hindi mo nalinis yung sugat, those are parang entry points for the bacteria to enter. So you always have to disinfect, clean kahit gano'ng kaliit na wound yan. You have to make sure na malinis. Ayan. Tsaka huwag ngang pipisain ng sarili, di ba? Yes. Punta tayo sa mga ospital, sa mga experts, sana magtanggal ng pigsa. Alam mo, maraming interesado sa pigsa. Sabi nila, doktora, ito bakit daw bumibilis ang paghinog ng pigsa kapag nilagyan ng gumamela, sabi ni Bad Cat. Meron ba kayong ganong, ewan ko lang kung totoo yun. Ano ba ang ating narinig dyan? Actually, first time ko na nga. Alam, nakakatawa naman. Sige, iisip ko lang kung mga parang kung something. Bakit? Walang scientific ano to. Walang scientific basis pa. Kaya hindi natin pwede ipasagot kay doktora. Kaya yung iba parang alam ko parang kumpuha sila ng heat packs or pinapainitan. Para mas mabilis daw mahinog or something. Yung gumamela, first time ko na rin. Okay. O, bad cat ha? Hindi mong ka maglagay ng gumamela. Alright. Mamaya ho, tutuloy-tuloy natin. Ang dami ng tanong dito ho sa atin. Tungkol pa rin syempre sa mga skin diseases tuwing panahon po na mainit ang panahon. Kaya abangan ho namin ha. Libreng konsultahan tayo kay Doktora Mica Slatensek. Ang atin po namang Pinoy MD sa oras na ito. Samantalang, ito paalala ko lang bago tayo mag-commercial break din. Ano? Siyempre ito, yung madalas ho, di ba, pag nakikita natin yung check, di ba, ano ba yung unang pumapasok sa ating isipan? Normally, pag nakakita tayo ng check, hindi ba, ang ibig sabihin yan, tama, wasto, correct.
Diba? Yan ang ating parating naiisip. Eh, ang check ng RiteMed, ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po ng check ng RiteMed, pag may check, high quality yan. Pag may check, naku, abot kaya rin yan. Yan po ang ibig sabihin ng check ng RiteMed. Ha? Tatandaan natin yan, high quality at abot kaya. Check yan. Dahil ang mga gamot po ng RiteMed, abot kaya na ang presyo, pero high quality ang pagkakagawa. Kaya, kapag hanap ay gamot, huwag humahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RiteMed. For all the list of RiteMed products po ay ating bisitahin ang kanilang Facebook page or website sa www.ritemed.com.ph. Pero tandaan syempre ha, if symptoms persist, consult your doctor. At ito naman sa ating mga ka-RiteMed, dyan naman sa Bacolod, hello po sa inyo. Alam nyo ba, nasa halaga hong 150 pesos lamang ay pwede na kayo makapagpa-check up sa doktor. At ang gagawin nyo lamang ay bibisitahin nyo po yung pinakamalapit na Negros Grace Pharmacy sa inyo pong lugar dyan sa Bacolod. Ha? RiteMed, thank you. Ayan. At syempre ang ating oras, 8:18 na po ng umaga, pero mamaya sa ating pagbabalik, babalikan ko rin yung inyo pong mga ipinadalang tanong para sa ating libreng konsultahan kay Doktora Maika. Dyan lang ho kayo. Pinoy MD sa Super Radyo DZBB kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD sa BB Pinoy MD with Connie Pinoy MD. Para happy at healthy. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Paano sisigla ang iyong katawan?
Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Doc, totoo ba? Ayan. Welcome back po sa Pinoy MD sa BB. At ito na, nasa segment po tayo na Doc, totoo ba? Doctora Maika, ito po yung segment para sa inyo pong kaalaman na ginather namin ano, lahat po ng mga tanong na mga basic minsan paniniwala ng karamihan. Pero kailangan itama, no? Minsan may mga mali rin eh. So sige po ha, ito na yung ating Doc, totoo ba na tanong. Una, lagyan daw ng bimpo yung likod ng bata para maiwasan yung hindi pawisan, baka daw kasi magkaroon ng bungang araw. Doc, totoo ba? Diba, Miss Connie, naging ano na natin eh, traditional maglagay ng bimpo sa mga kids na ano. But I think meron na naman truth kasi to, dahil syempre pinapawisan yung bata. Gusto lang naman natin ma-absorb yung sweat and hindi matrap dun sa body. Mm-hmm. And kung hindi naman natin siya lalagyan, usually pinapalitan natin yung damit or we change the clothes or dapat comfortable yung clothing. So I think wala naman ano, mali sa paglalagay ng bimpo sa likod ng bata. Ayan. Or, oo nga. Di ba, para rin hindi din daw, sabi nga nila, pati pulmon niya, yung mga ganyan, di ba, makakaiwas. O, ito naman, Doc. Lalo na kasi daw, syempre, di ba, kapag mainit ang panahon, meron din tayong issue dyan sa skin aging, di ba? So, Doc, totoo ba na magandang practice daw yung paglalagay ng yelo tuwing umaga sa mukha? Ha? Para din maging flawless, no? At kuminis daw ang ating balat. Doc, totoo ba yun? Ako, I believe, kung gagamit kayo ng yung parang ice, or ice ba yung tinatawag, or yung parang mga cryo globes, wala naman masama sa paggamit ito. Ah, actually, nagiging beneficial pa siya dahil mainit. It will decrease facial redness, tsaka inflammation. At the same time, yung pores natin, pag nag-ice tayo, nagko-constrict siya eh. So para kahit papano, nagkakaroon ng konting barrier yung skin natin before we apply our makeup and moisturizers. So yes, I think beneficial siya. Pero except lang dun sa mga patients na let's say sensitive yung balat nila. Cold, minsan baka naman masyadong napapatagal yung ice na baka pwede rin masunog. I mean, masunog. Wag naman matagal. Ice for sa sobrang lamig. Siguro ano lang, just, you know, pag masakit na siya or parang feeling mo hapde, you should stop na. But it's okay to ice just as you do it within the prescribed time lang, hindi masyadong nakaka. 5 minutes, no? Pwede na, ganun-ganun lang. So, mga 2 to 5 minutes. 2 to 5 minutes is okay. Alright. Twice a day. Twice a day? O, sige na nga. Yeah, so, pwede rin sa gabi. Pwede rin. Also, like, gawin ko nga yan. Para kumalma. Moisturizer. Oo nga. Oo. Para mas supple ang skin, di ba? Eh yung pagpahid, ito Doc, totoo ba to? Kasi di ba may mga naniniwala dito ha, na yung breast milk daw, pag pinahid sa mukha, nakakakinis din at nakakawala daw ng pimples. May scientific basis ba tayo dyan, Doc? Actually, Miss Connie, never ko na-try ito. But when I read about this, sa mga readings ko, meron siyang katotohanan eh. Kasi breast milk actually kasi meron siyang, what do you call this, yung lauric acid, which actually helps with the inflammation ng mga pimples. Uh-oh. Ginagamit nga siya like example, like sore yung nipples mo, like for breastfeeding, tas may mga sugat. They actually use breast milk to apply on the areas na may mga sugat. It actually helps down and calms down the skin. Yes, I think milk is actually one of the factors na nakakapag-help mag-treat ng hindi lang mga sugat but also acne. Fresh milk na express, of course, is the most... Pero baka naman agawan nyo yung mga sanggol, ha? Wag na, ha? Mag-ano na lang kayo na... Huwag nyo agawan yung mga babies, kawawa naman. Oh, ito po, Doc, thank you for all answers to our questions sa Doc, totoo ba? Ito, mula naman ulit, kasi may pahabol itong si Bad Cat. Ano daw ba mabisang pangtanggal ng kate ng kagat ng lamok? Kasi wala naman daw pantal, pero ang tagal daw talaga mawala yung kate. Tapos, speaking of kagat ng lamok, sabi din ni Maxine Malindog, yung kanya naman, kagat din ang lamok, pero yung sa kanya may tubig at naku, sobrang kate daw. O ano ba yun, Doc? Okay. Yung sa kate ng lamok, of course, diba, maliban sa nang bibiling over-the-counter, katulad ng mga calamine lotion, mga over-the-counter, meron rin mga nabibili na
to calm down the skin at the same time, kailangan talagang ipa-check nyo sa doctor to o sa dermatologist. Eh. Especially yung sinasabi ni Maxine, yung parang nagtutubig. Kasi baka super sensitive yung skin niya. Kailangan talaga ng prescription pag yung mga ibang gamot na may steroid na content. Kaysa naman yung bibilin mo lang siya sa, hindi mo rin siya mabibili ng over-the-counter. Ayun. Oo, kasi nga naman, hindi ba? Yung psoriasis, kailangan yun ipatreat na syempre sa ating mga experts. Yes. Ano? Kasi medyo mas complicated na yan. Alright. Doktora, baka naman po pwede daw mahingi ng yung contact information para doon sa mga gusto magpakonsulta sa inyo. Yes, Ma'am Connie. I think you can come. Here are the contact information dito sa screen. You can come and visit us as Islate Medical, Ace Quezon City. And also, we have clinic also in Makati, Centuria Medical. Ayan ho ang ating pupuntahan for us to be able to see si Doktora Michelle Slatensek o Doc Mica for short. Thank you so very much, Doktora, sa inyo pong binigay sa aming oras. We've learned a lot at sa uulitin ho ah. Thank you. Thank you. God bless you, Doktora. Thank you so very much. Ayan mga kapuso, narinig po natin ang mga payo, syempre, ng ating mga ekspertong doktor. Once again, nakagabay ho tayo dito sa Pinoy MD sa Double B. Yan ho ang ating mission. Ayan, ha? At sa susunod po na Sabado, ha, magkikita-kita pa rin tayo para sa iba pang mga topic pang kalusugan. Maraming salamat sa lahat po ng sumama sa akin for this Saturday morning dito sa Pinoy MD sa Double B. Syempre, ang tabayanan na rin po, susunod na ang consumer at iba pa. Pag-uusapan syempre na Joel Reyesobel at Asik Amanda Nograles ang tungkol po sa ating mga concerns naman, di ba? Lalo na sakop ng DTI yan. Alright? Magandang umaga! Ingat po kayo and stay safe, stay healthy and happy. God bless everyone. Bye! Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang Joe.